Pambayad utang. Kahit kailan, hindi makakapayag si Sarah na yun ang dahilan para magpakasal siya kay Adam Bustamante. Lalo na't kahit nakatiting na pag-ibig ay wala siyang nararamdaman para rito. She ran away at dahil doon ay nagtagpo ang landas nila ni Kent Limhuko. Ang kaisa-isang binata na kahit ang simpleng pagngiti ay sapat na para maging eratiko. Antibok ng damdamin, dahilan para ipagkaloob niya ang sarili sa binata ng walang pag-aalinlangan. Paano na kung sa kabila noon ay matutuloy din pala ang pagpapakasal niya kay Adam? Paano niya sisimula ng bawat umaga sa kanyang buhay sa piling ni Adam, gayong si Kent ang tangi niyang inaasam? Kent Limhuko, nanginig ang mga kamay ni Sarah habang hawak ang dyaryo. Kinabahan siya, hindi makapaniwala sa natuklasan. Galing pala sa buena familia ang lalaki, subalit hindi naman siya maaaring magkamali. It was really him. Paano ba niya makalimutan ang kagapuhang yun ng lalaki? Ang kakasigan nitong nakakahalina, kapag daka ay nahalinhan, nantuwa ang kabang namumuo sa kanyang dibdib. Ang swerte niya, primera klase pala to, may sinasabi, maganda na ba ako? Anang tinig. Napatingin siya sa kasambahay, si Liberty. Kailangan ko ba bang sagutin yan? Siguradong lalong mahalin na sa yung Koreano na yun. Ano bang nabasa mo dyan at napapangiti ka pa? Nagdududa nitong tanong, pero ang mga kamay ay nasa bewang. Iminamuwestra nito ang ayos. Wala naman, hindi naman namilit si Liberty. Kasunod nun ay halos maligo ito sa pabango. Lumibang ka na muna sa iyong trabaho. Magpaalam ka mamaya. Walang problema. Day off ko bukas. Nakangiti niyang sabi. Nagdilang anghel nga ako. Maligayang maligaya ako para sa iyo. Paano yan? Makakarating ka na sa Korea? Ngiti-ngiti si Liberty. Aasikasuhin namin ang mga papeles ko. Akalain mo, sa Korea napupulutin itong beauty ko? It was supposed to be a joke, pero hindi nito napigilan ang pagpatak ng luha. Niyakap naman niya ang kaibigan. Hindi ka naman dapat na umiyak eh. Ngunit nagbabanta naman ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Bibihira lamang dumating ang ganitong klaseng swerte. Isa ka sa mga pinalad. Hindi ko lang napigilan ang aking emosyon. Hindi ko akalaing meron pang mag-aahon sa akin. Tinahid na nitong luha at pilit na ngumiti. Nakilala ni Sarah ang mapapangasawa ni Liberty nang sumunod na araw. Naroon sila sa munisipyo. Sa kabiglaanan ng dalaga, halos kasing edad lang na kaibigan niya si Samilo. Guwapo ang lalaki. Witnesses din ang mga kaibigan nitong mga Koreano. Pagkatapos ng kasal, hindi na napigilan ni Sarah ang mapaluha. Natupad na ang pangarap ng kanyang kaibigan. Agad silang nagtuloy sa isang restaurant. Sa obserbasyon niya, hindi isip ang ginamit ni Liberty sa pagpapakasal, kung hindi talagang umiibig ito. Very visible ang pag-ibig sa mga mata ng kaibigan. Halata rin ang pangingislap ng mga mata ni Samilo. Malagkit ang mga tinatapong tingin ni Samilo sa asawa. Sa tatlong banyaga, ito ang pinakabata. Ang dalawa nitong kasama ay mga nasa 30 na ang edad. When will you guys be leaving for Korea? Tapos na sila mag-celebrate ng mga has na magtanong sa Sarah. Napansin niyang kapitoko ang kaibigan sa asawa. We're still preparing her documents. Nakangiting paglalahad ni Samilo. But that's not a problem. She'll come with me whatever it takes. Binalingan niya si Liberty. Hindi ka na uuwi sa bahay? Sasama ka na sa hotel ni Samilo? Sa hula niya ay hindi ito didistansya sa asawa. Tumango ito. Sa hotel kami titigil hanggang sa makaalis. Mamayang gabi namin kukunin ang aking mga damit para tahimik. Hintayin mo kami ha? Naintindihan niyang kausap. Biglang may naisip si Liberty. Wala ka bang natipuhan sa mga kasama ng asawa ko? Kinindatan ito ang dalawang Koreano. Puro binatang mga yan. Salamat pero wag mo na silang ireto sa akin. Maligayo na ako para sa inyo. Hindi naman nangulit si Liberty. Pagkagaling nila sa restaurant, dumiretso na uwi si Sarah. Naghihintay sa kanyang mga labahan niya. Inihatid ni Sarah ang mag-asawa sa airport makalipas ang dalawang linggo. Kasamang aalis si na Liberty at Samilo ang mga kaibigang Koreano. Bago nag-check-in, nagyakap silang magkaibigan. Hindi na yun sa Quezon City, sa Makati na.
Malapit lang sa kanyang tinutuluyan, menos gasto siya sa pamasahe. Malaki ang matitipid niya, pero lately, laman ng kanyang isipan ang lalaking yon, si Kent Limhuko. Simula nang makita niya ang litrato nito sa isang magazine, laging sumasagi sa isip niya ito. Kent Limhuko, kay gandang pangalan, bagay sa isang matikas na lalaki. Naalala niya kung paano nangatog ang mga tuhod niya noon, kung paano siya pinanawan ng tamang kaisipan. Lamang sa ngayon, hindi lang ito ang laman ng isipan niya. Meron pang nagsusumiksik na ibang alalahanin. Mga bagay-bagay na ayaw na niyang maalala pa sana. She sighed deeply. Sa laki ba naman ng Metro Manila, mukhang imposibleng magtapat pa ulit ang kanilang mga landas. Ganun pa man, she had no desire of seeing him or whatsoever. Hindi naman nahirapang makisama si Sarah sa mga kasamahan niya sa trabaho. Friendly siyang tao, kaya nakuha niya kagad ang tiwala ng mga to. Dagdagan pang magaling siyang makisama. Sinisimangutan at lahat kung todong ngiti pa rin siya. Ayaw niya magkaroon ng away, kung maaari lang ba niyang maging kaibigan ng lahat ng tao. Minsan naman ay naiisip niya si Liberty. Maligaya ngayon ang kaibigan niya sa piling ng asawa nito. Mabuti pa to, natagpuan ng kaligayahan at peace of mind. Pero siya, nagpatong-patong ang dalahin niya sa dibdib. Heto ngayon, may problema na naman siya. Kaysa namang maging kriminal siya, minabuti niyang lisanin ang kanilang lugar para makaiwas sa matinding usap-usapan. Sa pinanggalingan, mabilis na kumalat ang balita. Tampulan kaagad ng chismis ang pinupuntiryang tao. Baka makakita lamang siya ng kaaway. Kaysa namang mauwi sa ganun, nagpa siya siyang maghanap ng bagong matitirhan. Kumpirmado na niya ang kalagayan ng mabasa niya sa dyaryo, ang tungkol kay Kent Limhuko. Pakaramdam niya ipiniga ang kanyang damdamin habang nagbabasa. The most sought after bachelor in town, in the person of Mr. Kent Limhuko, soon to exchange vows with his fiancée, the ever alluring and dishy Miss Diana Cuanco, in a private ceremony in Las Vegas tomorrow. Hindi siya dapat makaramdam ng panidibugo. Sa bagay, ordinaryo lang siguro yon sa kagaya niyang humahanga, sa katulad ni Kent Limhuko. Hindi niya tinatanggi ang katotohanan yon. Well, he was charming. Mahirap baliwalain ang angking kakasigan nito. Kahit na sinong babae, makukuha nito ang atensyon. Subalit ang lungkot-lungkot niya sa balitang bukas ay ikakasal na ang lalaki. Pakaramdam niya'y pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Inggit ang pakaramdam niya kay Diana Cuanco. Kung si Kent ang tipo na lalaking primera klase, ang mapapangasawa naman itong kaakit-akit na Cleopatra. Ang ganda ng ngiti, kahali-halina, kaakit-akit, kung tutuusin na hindi siya talunan. Kahit papaano naman, naging bahagi ng buhay niya lalaki. Nag-iwan ito sa kanya ng magandang alaala. Buhay na alaala. 2 buwan na sa trabaho si Sarah na may nakapansin na pananaba niya. Dagdagan pa ng supervisor pa niya ang nakapuna noon. Wala siyang nagawa kung hindi ang pagtapat na buntis siya. Akala ko ba'y wala kang asawa? Hiwalay ma'am. Maliban naman itong nagsisinungaling siya. Kalahating taon lamang ang kanyang kontrata doon. Hindi naman siguro makakaapekta sa kanyang trabahong kalagayan niya. Marahang napatango-tango ang supervisor. Wala na tayong magagawa. You're already here. Kahit paano nabawasan ang alalahanin niya. Don't worry. Bago tuluyang mahalatayang tiyan mo, ay lilipat kita sa receiving section. Nakita kong penmanship mo. Mukhang kaya mong trabaho doon. Maraming maraming salamat po. Halos nagkaabot-abot ang kanyang pasasalamat sa kaharap. Ngumiti ng supervisor. Sige, maiwan na kita, Sarah. Buhayin mo yung dinadala mo. Siguradong siyang magdadala ng swerte sa'yo. Makahulugan nitong sambit bago tumalikod. Sa kalagayan ni Sarah ay lalo pa niyang dinoble ang kasipagan. Pilit niyang winawaglit sa isipan ng mga bagay na minsan ay gumugulo sa kanya. Mag-aapat na buwan ng pinagbubuntis niya, kaya nahalata ng kanyang tiyan. Kinausap siya ni Liza at sinabihan kung kailan siya ilipat sa receiving section. But on her last day, sa kanyang pwesto habang naglalagay siya ng mga bagong dating na produkto, sa istante ng maramdaman niyang tila may nagmamasid sa kanya mula sa kanyang likuran. Out of curiosity, lumingon siya. Gayon na lamang ang kanyang pagkatigagal.
Sumikdo ba naman ang kanyang dibdib o kinabahan siya sa presensya nito? Napakunot noon naman ang lalaki. Matagal siya nitong minasdan para siyang kinikilala. May tulak-tulak itong grocery cart. Puno na yun ng mga groserya. My God! It's him! Malakas ang kutob niyang hindi ito nag-iisa. Hindi naman gawain ng lalaki ang mag-groserya ng ganun karami. Puro mga canned goods yon. Tumindi ang tahip ng kanyang dibdib nang makitang papalapit ito sa kanya. Gusto niyang tumakbo. Ang umiwas, but it was too late. Nasa harapan na niya ito ngayon. Si Kent Lim Huko. Have we met before? Papaano ba niya makakalimutan ang boses na yun? So endearing and so sensual. Kung ilang beses niyang narinig na binanggit nitong salitang, God, habang inaangkin siya. No sir, I'm afraid not. Sunod-sunod ang pag-iling na tugon niya. Kahit na kinakabahan, nagawa pa rin niyang ngumiti. Be cordial to our customers. Laging pinapaalala yun sa kanila ni Liza. Marahang tumango ang lalaki. Saan ba kita nakita? Nanatili itong nakatitig sa kanya. Very familiar ka sa akin. Bigla itong napaiding pagkadaka. Siguro dito kita nakikita noon pa. Dito kami nag-grocery ng wife ko eh. Wife? Marahan siyang tumango. Kabado pa rin siya. Mabuti naman at hindi siya nito nakilala. Muling kumuribrib ang kanyang puso na mapansin pinagmamasdan pa rin siya nito. Hanggang sa humantong sa dakong tiyan niya ang paningin na lalaki. Nagtagal sa tiyan niyang mga mata nito na tila may nakikita doong importante. There you are, isang magandang babae ang lumapit sa kanila. Nilagay nito sa grocery cart ang dalawang plastic bags ng cold cuts. Si Diana Kuwangko Limhuko. Lalo siyang kinabahan, dagdagan pang nakatingin na rin sa kanya ngayon ang babae. Nagtataka marahil ito sa pananahimik ng asawa habang pinagmamasdan siya. Magkakilala kayo, sweetheart? Ransera! Bakit ko naman gagawin yun? Inakbayan na lalaki ang bagong dating. No, sweetheart. Very familiar lang kasi siya sa akin. Napatingin ito sa kanya. Hindi ko lang matandaan kung saan kami nakita. Ginitian ng babae si Sarah. Pagpasensyahan mo na tong asawa ko, miss. Sigurado ka bang nakakilala na kayo before, sweetheart? Hindi ko nga matandaan eh. Baka naman. Noong umiti si Kent. No. Mabilis namang gumanang isipan ni Sarah. Alam niya kung anong tinutukoy ni Diana. Hindi naman siya bobo para hindi makuha ang punto nito. Bagaman hindi niya napigilan ang pamulahan ng mukha, si Diana naman ang ngumiti. Pasensya na kung naistorbo ka namin, miss. Marunong lang talagang tumingin ng maganda itong asawa ko. Halos pinagdiinan pa nito ang salitang asawa. Excuse us. Nakangiting tinulak ng lalaki ang grocery cart at sumunod naman si Diana dito. Naiwang tulala si Sarah. Wala nang dalawa pero kinakabahan pa rin siya. Mabuti na lang at hindi siya naalala ng lalaki. Noon siya pinagpapawisan ng malapot. Nakita nitong buntis siya. Subalit malay ba naman ito kung may asawa na siya o wala? Bakit kailangan pa magtagpo ang mga landas nila? Walang kasing ganda sa personal si Diana. Sa bagay, gwapong lalaki. Nararapat lamang ito sa naging asawa. Malakas ang kutob niya na hindi yun ang huli nilang pagkikita ni Kent. Kung kailan yun, hindi niya alam. Pero wala siyang dapat na ipangamba. Wala kang malalaman, ititikom niyang kanyang mga labi. Walang makakaalam sa pinakatago-tago niyang sekreto. Sa kanya lamang yun. Ano ngayon kung magtapat pang muli ang landas nila? Nasa receiving section na si Sarah. Ilang oras siyang inalalayan ng kasama niya at natuto na siya kaagad. Banang hapon nang puntahan siya doon ni Lisa at kinamusta. Mag-aalang na trabaho to, ma'am, nakangiti niya sabi. Paupo-upot pasulat-sulat lang sa invoice. Ipinakita niya ditong ginagawa. Huwag kang mamwersa at magbuhat, paalala nito sa kanya. Pagbutihin mo lang ang trabaho mo dito. Malay mo, may rekomenda kita sa management na gawing regular. Naku, salamat po. Pero marami na ako inirekomendang tinanggihan eh. Maya-maya ipahabol ni Liza. Pero malay mo, swertihin ka. Siya nga pala, kailan ang kabuhanan mo? Sinabi niya sa kaharap. Hindi naman nagtagal doon si Liza. Pinagpatuloy naman niya ang ginagawa. Bandang alas 4:30 ay tapos na mga deliveries. Kaya pagkatapos noon ay wala na siyang masyadong ginagawa. Alas 6 ay pauwi na siya. Nanibago man, lihim naman siyang natuwa. Makakatulog siya sa tamang oras.
hindi maapektuhan ang kanyang pinagbubuntis. Nag-aabang siya na masasakyan nang may mata naman siya sa kabilang panig ng kalsada. Kinabahan siya nang makitang dalawang lalaki na kabababa lamang ng kotse. Mabilis naman ang kanyang kilos. Nagpasalikop siya sa mga kapwa niya nag-aabang ng masasakyan. Pagdating ng jeep, kahit sa kalagayan niya hindi siya nagpahuli. Kabado siyang nakipagsiksikan, nakihinga lamang siya ng maayos nang umuusad na ang jeep at nang hindi na makitang dalawang lalaki. Ganun pa man, matindi pa rin ang tambol ng puso niya. Alam na kaya ng mga ito kung saan siya matatagpuan? Hindi kaya namamasyal lang ang mga ito doon? Kahit na ano pa man, sa tingin niya lalo pa niyang dapat doblihin ang pag-iingat. Hindi siya dapat na maging kampante kagaya ng dati. Sa tingin niya ngayon, lumilit na ang kanyang mundo. Subalit dalangin niya na sana'y huwag nang magawi sa pinapasukan ng mga nakita kanina. Kung nagawa niyang magtago sa mga ito sa loob ng napakahabang panahon, magagawa pa niyang muli. Kakatigan pa siya ng swerte. Malakas ang kanyang kutob sa bagay na yon. Kailangan lang niya mag-ingat. Nakaka-alarma man, kailangan niyang pagtibayin ng loob. Pagdating sa tinutuluyan, hindi na siya lumabas ng silid. Nakikita pa kasi niyang dalawang lalaki sa isipan. Naniniguro lamang siyang hindi siya nakita o nasundan ng mga to. Maaga nga siyang nakahiga ng gabing iyon, pero hindi naman siya dalawin ng antok. Hanggang ngayon, kinakabahan pa rin siya. Hindi pa rin siya mapalagay. Dumating ang kinatatakutan ni Sarah ng isang araw ay nakita niya si Kent Limhuko sa supermarket. Bago pa siya nito nakita, nakapagtago na siya. Subalit mula sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita niya na may tinanong ito sa pumalit sa kanya sa dating pwesto. Kinabahan siya. Nang makaalis ang lalaki, nilapitan niya ang sales lady. Tinanong niya ito tungkol sa lalaki na kausap. Hindi naman ito nagsinungaling. Tinanong niya ako kung nasaan yung dating nakapwestong sales lady dito. Anong sabi mo? Hindi ko kilala kung sinong dating nakapwesto dito. Na dalawang linggo pa lang ako dito sa supermarket. Dagdagan pang hindi ko kilalang hinahanap, tumango siya. Salamat, pero kung sakaling bumalik siya, sabihin mo sa kanyang tapos ng kontrata ng dating nakapwesto dito. Pwede? Ngumiti ito. Walang problema. Ilang lang at bumalik na siya sa kanyang trabaho. Pero hindi na panatag ang kanyang loob. Bumalik si Kent, ibig sabihin noon ay naalala siya nito. Hindi magandang indikasyon yon. Gulo ang ibubunga ng paghahanap nito sa kanya. Sa pagdaan ng mga araw, kahit papaani gumaan ang pakiramdam ni Sarah, hindi na bumalik doon ang lalaki. Magandang siguridad yon sa kanya. Subalit hindi ibig sabihin noon ay titigil na ito sa paghahanap sa kanya. Bakit naman siya nito hahanapin? Para ano? Masyado yatang kumpiyansa niya sa sarili. Walang dahilan para hanapin siya ni Kent. Isa lang ang tiyak, nasa kanya ang katotohanan at ililihim niya ang bagay na yon. Ang hindi lang niya inaasahan, isang umagang pumasok siya sa entry area. Nang mga empleyado sa likuran ng supermarket ay ginulat siya ng lalaki. Excuse me, kumabog ang kanyang dibdib, pinaghalong takot at katuwaan na makita niya to. Anong may paglilingkod ko sa inyo, sir? Pwede ba kitang makausap? Alanganing ngiting namutawi sa kanyang mga labi. Sorry sir, pero baka malita ko sa akin trabaho. Isa pa, hindi ko kayo kilala. Hindi ako nakikipag-usap sa taong estranghero. That was partly true. Hindi siya nakikipag-usap sa mga estranghero. Saglit lang. Sir, wrong timing ho kayo. 5 minuto na lang at oras na ng pasok ko. Hindi ko kayo mahaharap ngayon. Paliwanag niya na napatingin sa suot na relo. Nagkita na tayo minsan. Ipagpaumanhin ninyo. Tinalikuran na niya ito. Malalaki ang kanyang mga hakbang. Nakihinga lamang siya ng maayos na makapag-time in na siya. Hindi naman nagpumilit si Kent Limhuko. Sinundan siya ng tingin at bumalik ito sa naghihintay na sasakyan. Subalit mababasa sa mukha nitong paninigurong babalik. Nagsisimula ng gumulo ang buhay ni Sarah. Malakas ang duda niyang hahanap ito ng paraan para makausap siya. Kung kailan man iyon, hindi niya alam. Sa muling pagbabalik ni Kent, nakahanda na siya. Liliwanagin niya ang pangungulit nito sa kanya. Magsisinungaling siya na kailan lang niya ito nakita. Araw ng day off ni Sarah na mapagpasyahan niyang mamili ng mga kakailanganin niya sa panganganak. Matagal pang kanyang kabuhanan pero mabuti na yung nakapaghanda na siya. Subalit isang pagkakamali ang pamimili niyang yun.
Lulan siya ng escalator pababa nang may makita siya. Isang kilalang babae ang nakita niya na makakasalubong sa paakyat na escalator. Kinabahan na naman siya. Bigla siyang yumuko. Bahagyapan tumagilid para hindi nito makita. Matindi ang tambol ng kanyang dibdib. Nasa Greater Manila area ng mga taong matagal niyang pinagtataguan. Indikasyon, malapit na siyang matuntun ng mga to. No, hindi niya papayagang mangyari yun. Kung makikita man siya ng mga to, walang pwedeng pumilit sa kanya. Walang pwedeng kumestiyon sa kanyang desisyon. Sa kagustuhan ko. Pinaghahanap pa rin pala siya ng mga to hanggang ngayon. Akala niya tumigil ng mga ito sa paghahanap sa kanya. Hindi pa pala. Pagdating sa unang palapag, nagmamadali siya, nais niya makalayo sa naturang lugar. Ang gusto niya magkulong sa kanyang tinutuluyan. Doon ay ligtas siya. Wala siyang dapat na ipag-alala. Palingon-lingon siya habang papalabas ng gusali. Kung tutuusin, sa kalagayan niya ngayon ay wala na siyang dapat pang ikatakot sa mga naghahanap sa kanya. Pero mahirap ang sumugal. Hindi niya alam ang takbo ng isipan ng mga to. Ayaw niya madamay ang pinagbubuntis niya. Kahit na anong mangyari, ipapakita niyang ganda ng mundo sa kanyang anak. Kahit na lula na ng jeep, kinakabahan pa rin siya. Natural yun. Tuluyan lamang siyang napalagay nang makarating siya sa kanyang tinutuluyan. Sa kabiglaan ni Sarah na sumunod na araw, nakaabang si Kent Limhuko sa kanyang paglabas sa trabaho. Isa pa itong problema niya. Sinalubong siya ng lalaki, wala siyang planong umiwas kaya hindi siya lumihis na landas. Nakipagtitigan siya dito, subalit nalulunod siya sa kakaibang karisma nito. Ikaw na naman? I want to talk to you. Tungkol ba sa ano? May himig-inis niyang tanong dito. May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Pakaramdam ko'y kriminal ako na tinutugis mo. Meron lang akong gustong itanong sa'yo. Tanungin niyo na ako ngayon. Gusto ko nang umuwi. Hinihintay na ako ng asawa ko. Gusto niya nang matapos ang tila pamimeste nito sa kanya. Asawa? Ano nakakagulat doon? You're married? Hindi ba halata? Natuon ang mga mata ng lalaki sa tiyan niya. Hindi ito lalaki kung wala akong asawa. Sabay himas sa kanyang malaking tiyan. Kung tutuusin, may halo ng pang-insultong pagkasabi niyang yon. Alumpihit itong tumango. Subalit, nasa mga mata nito na hindi kumbinsidong may asawa na siya. Pwede ba tayong pumasok doon? Tinuro nitong restaurant sa kabilang kalsada. Mahaba bang pag-uusapan natin? Hindi ako pwedeng magtagal. Hinihintay ako ng aking asawa sa bahay. Muli niyang pagsisinungaling sa kaharap. Maliban naman itong meron siyang asawa. Most likely, maniniwala itong she was married. Buntis siya. Maliban na lang kung gumawa na ng sarili nitong investigasyon ng kaharap. Saglit lang tayo. Marahan siyang tumango. Sa pagtawid nila sa kalsada, inalalayan siya nito. Nasa siko niya ang kamay nito. Nang nakatawid na sila, tinabig niya ang kamay nito. Naroon na sila sa restaurant. Nadiskubre niyang likas na sa lalaki ang pagiging gentleman. Ipinaghila siya nito ng upuan. Ano ang gusto mong orderin, Sarah? Nakaupo na sila't kapwa hawak ang menu book. Natigagal siya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tinanong ko sa gwardya. Soft drinks na lang yun sa akin. Yun lang, tumango siya. Hindi nga ako pwedeng magtagal. Kailangan ko makauwi kaagad. Selosong tao ang aking asawa. Mahirap na't baka masaktan pa niya ako. Sa kalagayan mong yan? Hindi ito makapaniwala. Binalingan nito ang waiter. Dalawang soft drinks at double pizza. Hindi siya kumibo. Ako nga pala si Kent Limhuko. Ano bang kailangan mo sa akin, Mr. Limhuko? Hindi niya pinansin ang kamay nito. Sa kabilang hangaring, muli itong makadaupang palad. Nakita niya kung gaano kalinis yun. Hindi ako maaaring magkamali. Napakunot-noo siya. Sa alin? Inaasahan niyang yun na ang huling pagkikita nila ng lalaki. Itatanggi niya kung ano man ang sasabihin nito. Ayaw niya ng gulo. Umiiwas lamang siya sa maaaring mangyari. Pamilyado itong tao. Higit sa lahat may estado sa lipunan. Ipapahamak siya nito kung sakasakali. Ikaw yun. Hindi kita maintindihan, Mr. Limhuko. Just Kent. Marahan siyang napailing. Malakas ang kutob kong ito ng huling pag-uusap natin. Kaya diretsahin mo na ako. Huwag ka namang paligoy-ligoy pa. Nagkita na tayo. Birthday yun ang isa kong kakilala. Sila yung may-ari ng People's Department Store. Hinintay nitong magkomento siya. Nahigit niya ang paghinga. Subalit hindi siya nagkomento. Kung alam lang sana nito kung gaano nakatindi ang tambol ng kanyang puso,
Kinakabahan siya. Si Ben Cervantes. Hindi ko kilalang tinutukoy mo, Mr. Limhuko. Sa tingin ko'y nagsasayang lamang ako ng oras. Kailangan ko nang umalis. Bago pa man siya nakatayo, nahawakan siya nito sa braso. Pinipigilan siya. Sa partikular na kontak na yon ng kanilang mga balat, pakaramdam niya na kuryente siya. Bago ka lumipat sa pinapasukan mo ngayon, doon ka nagtatrabaho sa People's Department Store. Kumpirmado ka ng pagtatrabaho mo doon, Sarah? Hindi ko tinatangging ng trabaho nga ako doon, pero yung sinasabi mong Ben Cervantes, hindi ko kilala. Ngayon gusto ko nang umalis. Sandali. Nakakaabala ka na. Saglit lang. Inaasahan ko hindi mo na ako guguluhin pang muli, Mr. Limhuko. Ngayon lang kita nakilala, panggugulo na itong ginagawa mo. Porsigido talaga siyang iwanan ito doon. Binitawan naman ito ang kamay niya. Hindi naman siya nito nagawang pigilan. Nagmamadali siyang lumabas na naturang restaurant. Malalaki ang kanyang hakbang pero alali lamang siya sa paglakad. Hindi siya nangahas na lumingon. Ayaw niyang alamin kung sinusundan siya ng lalaki. Kahit na ano pa sigurong panliligaw ang gawin niya dito, matutuntun nito ang kanyang inuuwian. Natandaan na siya ni Kent Limhuko. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Kailangan makaisip siya ng paraan, hindi po pwedeng magpapeste siya rito. Panibagong gulo ang dadalhin nito sa kanyang buhay. Bakit ba tila interesado to sa kanya? Alam niya ang sagot sa katanungan niyang iyon. Pero imposible yon. May asawa ito. Nung ka namang hahayaan niyang madawit ang pangalan niya sa lalaki. Maling panganib yun. Hindi nagkamali na sa pantaha si Sarah. Hindi na nga siya tinantana ni Kent Limhuko. Inabangan na naman itong paglabas niya sa trabaho isang hapon. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Huwag tayong mag-usap dito. I'm not going anywhere with you. Halika, iahatid na kita. No! Sarah, please. Hindi mo ako mapipilit, Mr. Limhuko. Hindi ka ba natatakot na baka makarating sa asawa mo itong panggugulo mo sa akin? You're harassing me. It was you. Ang alin? Napatingin sa paligid si Kent. May ilang nakatingin sa kanila pero mga passersby. Naroon kasi sila sa gilid ng kalsada. Hindi naman talaga sila nakakatawag ng pansin. Ikaw yung babaeng naka one night stand ko sa party ni Ben Cervantes. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang lalaki. Hindi ako maaaring magkamali. What? Nanginig ang kalamnan ni Sarah, maging ang mga kamay niya. Matindi naman ang kabog ng kanyang dibdib. Positibo siyang kinilala ng kaharap. Ano ang akala mo sa akin? Nagpapa-pick up? Hindi ako ganun. Matino akong babae. Hindi ako desperada. Kailanman hindi ako pumapasada. Puno ng galit niyang turan sa kaharap. Hindi sumagot si Kent. Para bang inaasahan na nitong pagtanggi niyang yun. Mataman lamang itong nakatingin sa kanya. Gusto naman niyang tumakbo pero hindi niya alam kung bakit hindi niya yun magawa. Wala kang asawa. Nagsalubong muli ang mga kilay ni Sarah. Talagang hindi niya nagsayang ng panahon ng lalaki. Pinasubaybayan siya nito. Marami na ba itong nalalaman tungkol sa kanya? Hindi ako maaaring magkamali. It was you. Masyado pang maiksi ang apat na buwan para makalimutan kita. You were a virgin then. Ako ang nakauna sa'yo. Sarkastiko siya na muling magsalita. How nice of you to console me that way. Pero isa lang ang masasabi ko, hindi totoo ang sinasabi mo. Noon siya nagkaroon ng tatag ng tuluyantong talikuran. Muli, hindi siya pinigilan ng lalaki. Malalaki ang kanyang mga hakbang, ni hindi man lang siya lumingon. Diretso ang kanyang lakad hanggang sa makarating siya sa terminal ng sasakyan. Pagdating sa kanyang babaan, malalaki naman ang kanyang mga hakbang. Tuluyan lamang guminhawa ang kanyang pakiramdam nang makarating sa inuuwian. Kaagad siyang nanarado. Subalit, natatakot pa rin siya. Hindi siya mapakali. Walang dudang hindi siya tatantanan ni Kent Limhuko. Gayong naaalala na siya nito. Subalit, ano ang habol nito sa kanya? Ang pinagbubuntis niya? Hindi po pwede yun. Kailangan niya sigurong maghanap ng ibang matitirhan. Napailing siya na may maisip. Kung lilipat siya ng bahay, kailangan din niya umalis sa trabaho. Sa sitwasyon niya ngayon, imposible yun. Wala siyang ibang paraan kung hindi ang makipagtigasan kay Kent Limhuko. Wala kang malalaman. Pagkatapos maghapunan, humiga siya. Pero kagaya na nagdaang gabi, hindi kagad siya nakatulog. Hindi niya mabura-bura sa isipan si Kent.
Bakit ba niya to naiisip? Aminado siyang humahanga siya sa panlabas nitong anyo. Lamang ang kinakainis niya. Hahanga lang siya sa kagaya pa nitong very much married. Tila naging anino na ni Sarah si Kent Limhuko sa mga nagdaan pang araw. Subalit ang kakaiba lang, hindi siya nito nilalapitan. Naroon lamang ito sa loob ng kotse at nakatanaw sa kanya. Kung ilang hapon din siyang binabantayan ng lalaki, basta lamang ito nakatingin sa kanya. Para bang sinisigurado na siya ang tinutukoy nitong babae. Nagkunwari naman siyang hindi ito napapansin. Ngunit isang hapon, nangatog ang kanyang mga tuhod nang makita ang dalawang lalaki na papasok sa pinapasukan niyang department store. Kinabahan na naman siya. Mamimili kaya? Mabuti na lang at hindi siya napansin ng mga to. Dagdagan pang pauwi na siya at nag-aabang ng masasakyan. Napaigtad siya nang may tumigil na kotse sa tapat niya. Iyahatid na kita. Si Kent bumukas ang pinto ng kotse. Hinihintay siyang sumakay. Nangunot ang kanyang noo sa kapreskohan nito. Sa inis isinalin niya pasaradong pinto. Noon naman bumaba si Kent. Lumigid to papalapit sa kinakaroonan niya. He wouldn't take no for an answer. Porsigida talaga itong maihatid siya. Look, Mr. Limhuko, hindi ka na nakakatuwa. Pamimirwisyon na itong ginagawa mo. Kaagad niyang tungayaw sa lalaki. Wala siyang pakialam kung nakakaagaw na sila ng pansin. Wala ka na pwede pang ikaila sa akin. Anong ibig mo sabihin? Kahit na anong tanggi ang gawin mo, Sarah, kumpirmadong ikaw yung babae, hindi ako maari magkamali. Higit sa lahat, you're not married. Shit you! Ako ang ama ng pinagbubuntis mo. Tumutok ang atensyon nito sa nakaumbok niyang tiyan. Ako ang ama. Pagdiriin nito sa paniniwala, gumapang ang naandugo sa kanyang muka. Napatingin siya sa entrada na pinapasukan. Natigagal siya nang makitang papalabas doon ang dalawang lalaking nakita kanina. Talagang nakakaagaw sila ng pansin. Hindi imposibleng makuha rin nila ang atensyon ng dalawa. Ipapahamak siya ni Kent Limhuko. Kailangan niya na mabilis ang eskapo. Subalit walang jeep. Wala naman siya po pwedeng pagsalikupang pulutong ng mga tao. Ang tanging magagawa niya ay sumakay sa kotse ng lalaki. Kinabahan siya nang makita nakatingin sa direksyon nila ang isang lalaki. Simbilis ng kidlat ang kanyang kilos. Nagawa niyang makasakay sa naghihintay na kotse ni Kent. Hindi naman kagad nakaimik ang lalaki. Nang makita siyang sumakay sa sasakyan, lumigid dito para sumakay din. Kagad naman itong pinaandar yun. Sinong tinitingnan mo? Napatingin siya sa nagmamaneho. Bago yun, nakita niya nagpalingalinga sa paligid ang dalawang lalaki. Tila nabunutan siya ng napakaraming tinik sa dibdib. Subalit, naroon pa rin ang alalahanin. Alam na kaya na mga ito na doon siya nagtatrabaho? Natatakot siya, lumilit ng kanyang mundo. Para, tila walang narinig si Kent. May pinagtataguan ka, no? Pinagtataguan? Nagpapatawa ka ba? Bakit ba hindi na lang siya lumakad kanina? Matalas talagang pakaramdam ng taong to. Napansin ba nito ang dalawang lalaki? Hindi, gusto kong bumaba. Malapit na tayo sa inuubihan mo. Tuloy sa pag-usad ng kotse. Doon tayo mag-usap ng masinsinan. Kung gusto mo naman, mag-dinner na muna. Pareho kayong kilala ng asawa mo. Hindi imposibleng makarating sa kanyang bagay nito. Para sa lalaki, isang pagpayag sa hapunan ang sinabi niyang yon. Hindi ito sumagot, bagkus ay nagitla na lamang siya nang makita ang tumigil sila sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Anong gagawin natin dito? It's a restaurant. Ginawa pa siyang bobo. Magkaliwanagan tayo, Mr. Limhuko. Okay, anak kong pinagbubuntis mo. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang lalaki. Susuportahan ko siya, kikilalanin ko. Nagkakaintindihan na tayo? Natameme siya sa narinig, nalaman na niyang dahilan ng pangungulit ni Kent. Susuportahan itong isisilang niya, inaangkin ang naroong buhay sa kanyang sinapupunan. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Mr. Limhuko. Marahan siya na pailing. Sa totoo lang, pwede kong paako sa iyo itong pinagbubuntis ko, pero hindi ako mapagsamantalang tao. Si Kent naman ngayon ang natigagal. Ang kinatatakot niya ay posibleng pagkadawit ng kanyang pangalan sa lalaki at sa asawa nito. Mga kilalang tao sa lipunan ng mag-asawa. Akala ni Sarah ay tuluyan na siyang lulubayan ni Kent. Subalit isang araw, nakaabang na naman sa kanya ang lalaki. He was determined not to let her go this time. Ikaw na naman? Tuluyan na nawala ang kanyang paggalang sa kaharap.
Hindi ka pa ba sawa sa pang-insulto sa akin at pagbibintang ng mga bagay na walang katotohanan? I have someone to prove that it was really you. Pagmamatigas nito, but almost begging na aminin niya ang totoo. Kasunod nun ay may lumapit sa kanilang lalaki. Lalong tumindi ang kabang nararamdaman ni Sarah. Paano ba niya makakalimutan ng lalaking palapit sa kanila? Kay bilis ng buhos ng nakaraan. Hindi naman talaga kalakihan ng People's Department Store. Katunayan ay hindi umabot sa 20 silang mga nagtatrabaho doon. Pero puntahan ng mga tao. Kinausap sila ng kanilang manager kung pwede sila mag-overtime. Pero hindi doon sa tindahan, kundi sa tahanan ng kanilang boss. Birthday daw ng anak nito. Tutulong sila sa pag-asikasa sa mga bisita. Lahat ay pumayag. Hindi naman siya kumontra. Ginawa silang servidora. Ang iba naman ay sa kusina na destino. Habang nagtatrabaho, nakuhang isang lalaki ang kanyang atensyon. Hangang-hanga siya sa presensya nito. Napagalaman niyang kaibigan nito ng celebrant. Maraming pagkain, bumaha ng alak. Isa sa mga kasama niya sumubok ng alak. Nagustuhan itong lasa. Pinilit siyang tikman yun. Ang kagaya niyang hindi naman may alam sa alak, hindi tumikim. Pero napilit siya ng mga kasama. Matamis yun, subalit tayo na niyang tumikim. Mangilan-ngilan na lamang ang mga panauhin. Ang kanyang mga kasamahan ay umukupanan ng mesa. Inilabas ang alak. Nagkapilitan ulit, huwag daw siyang maging killjoy. Napilit na naman siyang uminom at muli pang napilit. Makaraan ng apat na tagay, buhol-buhol ng dila niya. Muling nagtuksoan ang grupo na may sumayaw ng mga natitirang bisita ng celebrant. Niyaya siya ng kanilang store supervisor na sumayaw. Hindi na siya nakatanggi nang akayin siya nito tungo sa sinasayawan ng mga bisita. Sa umpisa ay talagang hatawan. At habang sumasayaw, nakita niya kaibigang lalaking celebrant na nakatingin sa kanilang kasayaw niya. Kumuribdib ang kanyang puso, partikular na nakatingin sa kanyang lalaki na puno ng interes. Wala sa sariling ngilitaan niya to. Kamukha't mukha niya, the man smiled back at her. Kaagapay noon, hindi na dance music ang tugtog. Nahalinhan yun ng sweet music. Bago pa man sumayad sa bewang niyang kamay ng supervisor nila, may nagsalita sa likuran niya. Bariton ng boses noon. Lalaking lalaki ang dating. May I have this piece? She immediately spun around. It was him. Nakangiti ito sa kanya habang minamasdan siya. Kasunod noon, tinanguan ito ang kanyang kasayaw. In a matter of seconds, she was being wheeled into the center of the dance floor. His cologne intoxicated her musky mind. Lalo siyang nalasing, kaya naisubsob niyang mukha sa dibdib nito. Inhaling the scent of him, naramdaman niyang mula sa kanyang bewang, humagod sa kanyang likuran ng isang kamay nito. Hindi naman naging lingit sa kanyang pagbiling, paghinga ng lalaki. Naging buhol-buhol yon. Hindi niya alam kung bakit. Ang tanging alam niya ng mga sandaling iyon ay gusto na niyang umuwi para magpahinga. Are you alright? Hindi siya tumugon, hilong-hilo ng pakiramdam niya. Kung hindi siguro siya nakaagapay sa lalaki, siguradong kanina pa siya bulagta. I want to go home. Okay. Napansin niya she was being escorted away from the dance floor, away from her companions. Inalalayan siya ng lalaki sa paglakad hanggang sa marating nilang kinaroroonan ng kotse nito. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Sumakay siya, kaagad niyang ipinikit ang mga mata. Gusto na talaga niyang matulog. Hinintay niyang lumakad ang sasakyan. Bakit ang tagal? May narinig siyang nag-uusap. Marahan siya nagdilat ng mga mata. Bahagya pala nakababa ang salamin ng pinto ng kotse. Nakita niya sa celebrant at ang lalaki. Subalit hindi niya mawawaan kung anong pinag-uusapan ng mga to. Napansin niyang tinapik na celebrant ang lalaki. Sumakay nito kapag daka. Kasunod noon, nilisan na nila ang tahanan ng mga Cervantes. Muli niyang ipinikit ang mga mata. We're here. Talagang lasing na siya. Nang alalayan siya nitong bumaba ng sasakyan ay walang pakialam siyang sumunod sa lalaki. Hindi na nga niya napansin kung saan siya nito dinala. May binagtas silang hagdan. Pagkatapos ay pumasok sila sa isang silid. Kasunod nun ay pinahiga siya nito sa kama. Naramdaman niya may dumagan sa kanya at masuyo siyang hinalikan. Nagmulat siya ng mga mata. Ang lalaki yun. Naliyo siya sa dampi ng mga labi nito sa kanya. Ginantihan niya ang halik nito.
Husang pumaikot ang kanyang mga kamay sa leeg nito. Walang pakundangan niyang ipinagkaloob ang sarili sa estranghero. Wala siya sa tamang wisyo para tanggihan ang nag-uumapaw nitong karisma. Higit sa lahat, hindi niya papaglabanan ang kakaibang damdamin na bumabalot sa kanyang pagkatao. Maging ang init na umaalpas sa katawan ng lalaki, she was seated, she was deadly tired. Kampanting ngunit may ngiti sa mga labing nakatulog siya. Walang pakialam pagising kinabukasan. Ang mahalaga, naging maligaya siya. Kahit na maling-mali, pagising niya, nagulat siya nang makitang katabing lalaki na kagaya niya'y walang saplot. Bumalik sa isipan niya ang nangyari ng nandaang gabi. Subalit wala siyang maramdamang panghihinayang o pagkapahiya man lang. Alam niyang binigyan lamang niya ng laya ang kanyang nararamdaman sa taong ito. Masasabi mang katangahan iyon, napangiti siya. Hinding-hindi niya pagsasawaan ang kagapuhan ng lalaki. Ang sarap na tulog nito, kaya naman puno ng pag-iingat na bumangon siya at nagbihis. Nilisan niya ang hotel na tulog pa ang lalaki. Inilihim niyang nangyari sa kasambahay na si Liberty. Wala namang nangahas na magtanong sa kanya ng mga kasamahan sa trabaho. Hanggang sa matapos ang kanyang kontrata sa Tipos Department Store. My God, it was really you. Paanas na sabi ng bagong dating na lalaki, ang paningin nito'y natuon sa may kalakihan ng Chanisera. Pagkatapos, napatingin ito kay Kent. See? Nilamon ng lamig ang buong katawan niya. Ang celebrant, si Ben Cervantes. Subalit basta na lamang ba siyang magkoconcede? Kay Kent, limho ko. Ano ba ang pinagsasabi niyo? Ako ang ama ng pinagbubuntis mong yan. Nagkakamali ka. She pushed forward against them. Pero sinundan siya ni Kent at ng kaibigan nito. Hindi niyo ba ako titigilan? Ano bang kasalanan ko sa inyo tinatrato niyo ako ng ganito? You're pregnant. Gusto lang kitang tulungan. Paliwanag ni Kent. I mean, no harm. Sa kalagayan mong yan, hindi ka na dapat na magtrabaho. Mapanganib sa dinadala mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong buhayin ang aking anak. He meant no harm, pero kapag naisilang na niyang bata, kukunin niyo sa kanya ng kaharap. Yun ang hindi niya papayagang mangyari. Sinunlulukohin ito. Sa huling pagkakataon, hindi mo anak itong nasa sinapupunan ko. Anak to ng ibang lalaki. Napundi na si Kent sa naririnig. Hinawakan niya nito sa mga braso. Mabilis naman tong inawat ni Ben Cervantes. Ipinapaalalang nandoon sila sa publikong lugar. Pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo tong sa akin. Nainis na sambit ni Sarah nang bitawan siya nito. Pagkatapos nung itinalikuran niya ang dalawa, hindi na siya ligtas. Hindi lang buhay niya ngayon ang nanganganib, kundi pati na ang kanyang anak. Hindi na siya magkakaroon ng katahimikan. Lalo pang gumulong kanyang buhay. Walang katapos ang problema. Komplikado na ngayon ang lahat. Dalawang kampo na ngayon ang tatakasan niya. Hanggang kailan niya magagawa yon? Pagdating sa kanyang tinitirhan, ni paglulutoy hindi niya magawa. Nagmukmuk siya. Nag-isip, subalit wala siyang maisip na desisyon. Sino ngayon ang tutulong sa kanya? Wala siyang masasandalang kaibigan. Nasa ibang bansa si Liberty. Hindi siya nito ngayon matutulungan. Isa pa, hindi siya pwedeng umasa sa kaibigan. May pamilya na ito. Kaysa namang mag-isip ng walang direksyon, nagpasya sa serang sulatan si Liberty. Kakamustahin niya to. Pero hindi niya sinulat ang kanyang kalagayan. Kasi silang niya na sobre ng marinig ang katok sa pinto. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Subalit gayon na lamang kanyang gulat na makilalang kanyang mga panauhin. Si Kent at si Ben Cervantes. Pwedeng tumuloy, Sarah? Hiningi ni Kent ang permiso. Ganun pa man, tumuloy na ito sa loob kasunod ang kasama. Pagkatapos ay naupo ang mga ito. Masyadong maliit itong place mo. Hindi ko portable para sa inyo magiging ang anak ko. Sino ka para sabihin yan? Nalalaki mga mata niya kay Kent. At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo hindi mo anak ang nasa sinapupunan ko? Anak ko to sa ibang lalaki. Definitely not yours. Walang planang masamang kaibigan ko, Sarah. Nagsalita din si Ben. Concern lang siya sa kalagayan mo. Sa pinagbubuntis mo. Tutulungan ka niya. Mr. Cervantes, sir. Ipaliwanag mo sa kaibigan mo na isang pagkakamaling akuin ang aking dinadala. Hindi siyang ama nito. Hindi rin akong babae niyang tinutukoy. Baka kamukha ko lang yun. Hindi niya aaminin yun. Never. Hindi kami pwede magkamali. It was you. Muling nagsalita si Ben. Ikaw talaga yun, Sarah. Sigurado kami.
Anak ko yung dinadala mo, karapatan kong suportahan siya. Nagsalita naman si Kent, sigurado talaga sa hinala. Wala kang dapat na ipangamba, wala kong planong agawin siya sa'yo. Makakaalis na kayo. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Mr. Limhuko. Nagpakatatag muli si Sarah. Kay daling mangako, hindi mahirap yung Sarah. Mabuti nang hindi siya kumagat sa bitag nito. Sana'y huwag niyo na akong muling gambalain pa. Binuksan niyang pinto para sa mga to. Hindi kumilos ang dalawang lalaki. Napatingin si Ben sa kasama pero nakatingin naman si Kent sa kanya. Pagkatapos ay tumayo ito. Sumunod naman ang kasama. Babalik ako. Kung may babalikan ka pa, inis na sambit ni Sarah. Magandang gabi sa inyo. Kaganyang sinarang pinto sa likuran ng mga to. Nang wala na mga ito, sakala siya nakaramdam ng gutom. Noon niya na pagpasyahang magluto ng hapunan. Pero hindi naibsan ng pagkain ang nararamdamang galit at takot sa pangungulit ni Kent sa kanya. Mabuti siguring maghanap siya ng ibang malilipatan at aalis na sa trabaho. Pero kaya nga ba niya yun? Saan siya kukuha ng pang-araw-araw na gagastusin? Ang pera niya sa bangko, hindi na itatawid ang kanyang problema. Ilang buwan pa bago siya manganak, kailangan niya ng resources. Sa kalagayan niya ngayon, hindi na siya makakakita ng bagong trabaho. Kaya bago nakatulog, napagpasyahan niyang huwag nang lumipat ng tirahan at umalis sa trabaho. Hindi siya mapipilit ni Kent. Hindi niya kakagatin sa mga pangako nito tinding hindi niya aaminin na siya ang babaeng tinutukoy nito. Bahala na. Sino ba yung lalaking nakikita kong palagi mong kausap? Tanong ni Liza kay Sarah nang makasabay sila sa pagkain. Ito ang supervisor na hindi sumasabay sa mga management staff. Pero ngayon lang sila nakasabay sa pananghalian. Lalaki, yung nagtatanong tungkol sa iyo't nung isang araw ay nakita kayo sa exit nung pauwi ka na. Paglalahad ni Liza. Pauwi na rin ako noon pero nauna ka sa akin ng 10 minutes. Yun ba ma'am? Sira ulo yata yun eh. Napangiti siya. Alam niyo bang sinabi niya sa akin na siyang ama nitong batang nasa sinapupunan ko? Nagulat din si Liza. What? Tumango siya. Siguro naman hindi na siya magka-come out in the open kung wala siyang panghahawakang ebidensya. Biglang nasabi ni Liza, much to her dismay. Baka naman siyang ama ng pinagbubuntis mo. Hindi niya malaman ang isasagot. Siya bang asawa mo? Umiling siya, marahang tumango si Liza. Alam mo, Sarah, walang pinagkaibang buhay natin. Ilang beses din ako nadapa, pero pilit kong binuo ang aking buhay. Pilit ako nagpakatatag. Tingnan mo ko ngayon, masaya na ako sa pamilya ko. Napakunot noo siya. Bata pa lamang ako nang ako'y magkaroon ng asawa. Isang taon lamang kami nagsama at naghiwalay kami. Naiwan ako sa alanganing sitwasyon, buntis ako. Napanganga sa kabiglaan si Sarah. Pinilit kong itaguyod ang aking anak na mag-isa. Mahirap sa una pero nagpakatatag ako. Nang bumalik ang asawa ko, binuo namin ang aming pamilya. Sa pagkakataong yun, we were both matured. We learned from our mistakes. Nakita niyang koneksyon. Nagsinungaling ako ma'am, hindi totoong meron akong asawa. Pagtatapat niya, imposible namang makakabangon pa siya sa kanyang pagkakamali. Disgrasyada ka pala? Marahan siyang tumango. Yung lalaking nangungulit sa'yo ng ama nang yung dinadala? Isa lang ang maipapayo ko sa'yo, Sarah. Kung handa ka ng panugutan, huwag mo na palampasin pang pagkakataon. May asawa na siya. That's bad. Nadismaya rin si Liza. Pero bakit kanya kinukulit? Gusto kanya suportahan financially? Ganun ba? Mukhang komplikado nga. Hindi na lamang siya umimik. Sa bagay, nagawa ko ring mairaos na mag-isa noon ang aking panganay. Nagtatrabaho ako kahit na buntis. Pero regular na ako dito sa supermarket. Marahang tumango sa Sarah. Tinutukoy ni Liza na wala siyang enough resources. Yun naman talagang totoo. Pero kung mabibigyan siya ng extension sa trabaho, wala na siyang magiging problema pa. Subalit hindi na muna niya ihahain ang bagay na yon. 3.5 months pa lamang siya doon. Meron pa siyang 2 months na natitira sa kontrata. Ilalakad kita sa management. 1 year na kaming walang kinukuhang regular. Despite sa condition mo ngayong preggy, kasama ka sa 3 ipapa-regular. Magandang balita yon. Maging ang mga kasama mo sa receiving area ay nagsasabing masyado kang hardworking. At least may nakakapon ng iba, nakangiti nitong sambit. Nabuhayan ng loob si Sarah. Naku, salamat ma'am. Hulog yata to ng langit sa kanya.
Mukhang malulutas ng pinoproblema ko. Sana'y maging regular na ako dito dahil nakakatamad ang magpalipat-lipat ng trabaho. Magaan lang kasi ang loob ko sa'yo. Siguri dahil naranasan kong nararanasan mo ngayon, nakangiting sabi ni Liza. Pakiusap lang, Liza na lang itawag mo sa'kin. Sa tingin ko, 2 o 3 taon lang ang tanda ko sa'yo. Salamat sa kabaitan mo, Liza, tumanguto. Paano kayo nagkaroon ng ugnayan? Nino, yung lalaking ama ng anak mo. Hindi pa yata ako handa para isiwalat ang lihim ko, Liza. Mapait siyang ngumiti. Ipagpaumanhin mo, Liza. Pero pilit kong kinakalimutan ang nakaraan. Gusto kong mabaon ng tuluyan sa limot ang mga yon. You can trust me, Sarah. Hindi gagaan ang iyong dalahin sa dibdib kapag hindi mo naihingayan sa isang kaibigan. Nakangiti nitong sabi. Pero rerespetuhin ko yung kagustuhan. Siguro nga makakabuti sa'yo yon. Salamat. Anong pangalan niya? Kent. Paano kanya dito natuntun? Hinanap ka ba niya? Aksidente. Sa labas pa ako nakadistino. Ang nakakasuya pa nito, huling araw ko yun dahil sa receiving na ako pinapareport the following day. Parang pinagtiyap talaga ng tadhana. Hindi ka na niya nilubayan ng malamang buntis ka? She supplied eagerly, gently smiling. Baka incapable magkaanak ang kanyang asawa? Napakibit-balikat siya. Hindi ko alam ang tunay niyang intensyon, pero hanggang ngayon sinasabi ko sa kanyang anak ito ng ibang lalaki. Itatanggi kong anak niya. Naintindihan ko. Kinagabihan, naging panauhin ni Sarah si Kent. May dalang mga grocery ang lalaki. Kagad itong pumasok at pinatong sa maliit na mesa ang dala. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko kailangan ng mga yan. Pwede mo nang dalhin yan sa pag-alis mo. Pero hindi nito pinansin ang sinabi niya. Naupo ito. Kamusta ka na? Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Gusto lang kitang tulungan. Dahil naniniwala kang anak mo itong pinagbubuntis ko? Tumango ito. Sige, ipagpalagay na nating anak mo nga to. Hindi ka ba natatakot na malaman ng asawa mong magkakaroon ka ng anak sa ibang babae? Alam na niya. Siya ang nagulat. Nasisiraan ka na ba ng bait? Malalaman din naman niya eh. Kaya ipinagtapat ko na habang hindi pa naisisilang ang bata. Prangkang sabi nito. Ipinagtapat ko sa kanya kung paano nangyari yon. Hindi mo nga anak ito, Mr. Limhu ko. Kahit na ano pang sabihin mo, Sarah, wala kang naging nobyo. Hindi pa nakaranas na magkaroon ng kasintahan na ako lamang ang nakagalaw sa'yo. Ako ang nakauna sa'yo. Natigagal siya. Hindi mo ko lubusang kilala, Mr. Limhu ko. Gayunpaman ay hanga siya sa talas ng memorya nito. Natandaan itong siwa sa virgin din. Nakatingin lamang ito sa kanya. Paano kung sabihin kung marami pang sumunod sa'yo na lalaki sa buhay ko? Nakita niya natigilan ng kaharap. Ang mahalagay lubayan na siya nito. Who are you? Siya naman ang nagulat. What? Alam mo bang there are inconsistencies in your files? Sorry pero pinakailaman kong files mo sa People's Department Store. At sa iyong pinapasukan ngayon. Anong sinasabi mong inconsistencies? Hindi magkatugmang mga place of birth mo sa 2 files at maging ang araw ng iyong kapanganakan. And the strangest part of all, sa una mong files, bought isisang ng parents mo, while in the new one, buhay ang ina mo. Hindi niya malaman ngayon ang isasagot. Nagpa-imbestiga ako doon sa dati mong tinitirhan. Nalaman kong trabaho ng iyong kaibigan na nakapag-asawa ng Koreano. Sikat na sikat pala siya doon. Sumabog ng kanyang galit. Wala kang karapatang pakialaman ng personal kong buhay. Buhol-buhol ang paghingang sambit niya. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Umalis ka na. Hindi natinag si Kent. Anak ko rin yung nasa sinapupunan mo. Siya ang main concern ko. Kailangan niya ang aking tulong. Huwag mo nang ipagkait sa akin ang bagay na yon. Kaya kong buhayang mag-isang anak ko. Hindi komportable ang lugar na to para sa inyo. May townhouse ako. Doon na lang kayo. Meron pang mag-aasikaso doon sa'yo. Hindi mo na rin kailangan magtrabaho. Salamat sa tulong mo pero hindi ko matatanggap yon. Nagpakatigas siya. Nasabi mo nang gusto mong sabihin, huwag ka na ulit babalik dito. Tumayo ang lalaki. Yan ang hindi mo pwedeng ipagbawal sa akin. Hindi niya matatakbuhan ng talas ng mga huko ni Kent. Inaangkin talaga nitong anak ang batang isisilang niya. Napipinto pang mabunyag ang tunay niyang pagkatao. Sa gitna ng problemang kinakaharap, wala pa rin siyang maisip na solusyon.
at walang nararapat na solusyon sa suliranin niya. Wala siyang mapagbabalingan, stalemate siya, to think na alam na ng asawa nito ang tungkol sa isisilang niya. Kailangan ba niyang asahan ang komprontasyon nila ni Diana Cuanco Limhuco? Sino ba ang may gustong mabuntis siya ng lalaki? Hindi man lang pumasok sa isipan niya na magbubunga ang isang gabing kahibangan niya. Alangan namang ipalaglag niya ang pinagbubuntis. Hindi lang niya nagustuhan ang paghahabol ni Kent. Baka kunin ito sa kanya ang bata. Hindi lang mga grocery ang dala nito. Meron ding mga prutas, may gatas, chocolate at vitamins. Halos kompleto. Mga food supplements ay ipinagbubuntis niya. Dahil iniwan niya ng lalaki, alangan namang itapon niyang kung tutuusin na hindi naman siya. Kinukulang sa mga grocery. Ang isa pang matindi niyang kinatatakutan ay ang ibubunga ng pagkasangkot niya sa lalaki. Yun ang sandaling iniiwasan niyang mangyari, kaya nga nagtitiis siya. Higit sa lahat ang aanihin niyang galit mula kay Diana. Imposible ikatawa nitong masangkot siya sa pagsasama ng mga to. Afternoon break nang tumungo si Sarah sa rolling store na naroon sa gawing kalsada. Nakabili na ng merienda ang mga kasama niya. Nagugutom na rin siya kaya iniwan niya ang pwesto. Pumipili na siya ng bibilhin nang matunang kanyang pansin sa kotseng nasa kabilang panig ng kalsada. Agad na binalot ng takot ang dibdib niya. Napansin niyang babaeng umibis mula sa kotse at patawid sa kalsada. Napansin niya nakatingin ito sa kinaroroonan ng rolling store. Mabilis ang naging kilos ni Sarah. Nakayuko siyang tumalis pabalik sa pinapasukan. Habol niyang kanyang paghinga na makabalik sa kanyang pwesto. Nasaan ang merienda mo? Anong ginagawa nito doon? Natuntun na ba namang itong kinaroroonan niya? Hindi siya mapalagay. Matindi ang kabang nararamdaman niya. Sarah! Ha? Nangunot ang noong kasangga niya si Melba sa receiving section. Kako, nasaan ang merienda mo? Bakit wala kang dala? Wala akong magustuhan eh. Papasok na lang ako sa loob mamaya. Bibili na lang ako ng crackers. Hindi pa naman ako nagugutom. Eh, Sarah, may naghahanap sa'yo. Ang gwardyang nalingunan niya. Galing ito sa labas. Kinabahan niya naman siya. Sinong maghahanap doon sa kanya? Hindi kaya. Imposible. Sino? Ako. Nilindol ang pagkataon niya na makita naghahanap sa kanya. Papaano mo ko natuntun dito? Si Darla, ang kanyang pinsan. Hindi siya makapaniwala. Paano nito nalaman na? Sarah ang kanyang pangalang ginagamit doon. Hindi na pala talaga siya ligtas. Alam na ng kanyang pamilyang kinaroroonan niya. Napansin niyang tinapunan ng tingin ni Darla ang gwardya at si Melba. Ibinalik nito ang tingin sa kanya. There was concern in her eyes. Importante, marahan siyang tumango. Hindi gulo ang dala sa kanya ng pinsan. Kahit papaano ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Tinuro niya upuan para sa bisita. Pwede niya na bumunda kaming iwan. Unang tumalikod ang gwardya. Sumunod si Melba. Umupo naman ang kanyang pinsan sa tinuro niya Celia. Napansin niya nakatutok ang mga mata nito sa malaki niyang tiyan. You're pregnant? Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Paano mo ako natuntun dito? Paano mo nalamang Sarah ang ginagamit kong pangalan? Halos pabulong niyang tanong sa pinsan. Ito ang babaeng kailan lang ay. Nakita kita sa labas kahapon. Dito ka nang galing. Hindi na kita nahabol dahil nakasakay ka na. Tinanong na lang kita sa isang sales lady na halos kasabay mo lang sa paglabas. Hindi siya nakaimik. You're in great danger. Natigagal siya. Dito sila nakatoon ngayon sa Makati District. Kaya mas makakabuti kung umalis ka na rito. Lumipat ka sa ibang lugar. Dahil oras na makita ka nila. Against your will, ibabalik ka nila sa asyenda. No, ayaw na niyang bumalik pa sa asyenda. Isang hawla yon. Nung kang tutungtong pa siya doon, mukhang nagsasabing totoo ang kanyang pinsan. Dagdagan pa ang ilang beses na niya nakita ang mga tauhan ng ama doon. Marahan siyang tumango. Kamustang mama? She's doing fine, subalit hindi mo maalis sa kanyang mag-alala sa pag-alis mo. But she's coping with it. Kagaya mo, gusto niya maging malaya ka. Salamat. Kung ako sa'yo, mas makakabuti kung huwag ka nang pumasok pa dito bukas. Or better yet, umalis ka na ngayon dito. Kaligtasan mo lang ang iniisip ko. Tama ang kanyang kaharap. Sooner or later, matutuntun siya ng mga naghahanap sa kanya. Umaaligid lamang ang mga ito sa paligid. Oras na matiyempohan siya, wala na siyang kawala. Pakisabi kay mama na nasa mabuti akong kalagayan, Darla. Makakarating. Nag-asawa ka ba? Umiling siya. Disgrasyada, hindi sinasadya pero sa tingin mo ba ikakatuwa kaya ni Papang makita ako sa ganitong estado? Ipipilit pa rin kaya niya ako kay Adam? Ikaw na rin ang may sabing disgrasyada ka.
Gagawa ng paraan ng papa mo para makasal ka kay Ida. Kahit na siguro kasal ka na, hahanap pa rin siya ng paraan matupad lang ang kanyang gusto. Kilala mo siya. Napakagatlabi siya. Hindi na ako magtatagal. Babalik pa ako sa hotel. Nandoon sila. Mag-ingat ka. Magpakatatag ka. Huwag kang sumuko. Kung may magagawa lang sana kami. Hindi niya napigilan ang sarili. Niyakap niyang pinsan. Ito ang tumulong sa kanya para makatakas sa asyenda. Para matakasan ng mga plano ng ama. That was 2 years ago. Niyakap din siya nito. Kasunod nun ay nagpaalam na to. Hindi naman siya nagsayang ng panahon. Kinausap niya si Liza. Nagpatulong siya kay Lisa kung pwede siyang mag-file ng vacation leave. So soon? Pwede. Bakit? May asikasuhin lang ako importante. Nagbabaka sakali lamang siya. Kung hindi po pwede, mapipilitan siya mag-resign. Ito lamang ang maaring tumulong sa kanya. Hindi ako nangangako, Sarah, pero kakausapin ko si Mrs. Santana. Titinan ko kung anong aking magagawa. You see, under contract ka pa kasi. Alam niya yon. Kung mamalasin, iiwan niya ang trabaho at magsisimula ulit. Subalit sa kalagayan ba naman niya, may harapan siya makita ng mapapasukan. Higit sa lahat, kailangan niya ng pera para sa kanyang panganganak. Wala siyang enough resources. Kailangan niya ng panustos sa kanyang kalagayan. Bagsak ang mga balikat ni Sarah na makausap si Lisa. Nang sumunod na araw, hindi pinagbigyan ng management ang hiling niya. Bigong-bigong pakaramdam niya. Sorry, Sarah. Walang problema. Pakiramdam niya ay pinagbagsakan siya ng malas ng araw na yon. Pero pinaghandaan niya na yon. Hindi na ako papasok. Nagbabaka sakali lang ako. Nagulat si Liza. Sigurado ka ba? Salamat sa tulong mo, Liza. Wala na siyang rason para magtagal pa doon. Nakuha na niya kahapon ang kanyang sahod. Kailangan ko pang gumawa ng resignation letter? May problema ba, Sarah? Ngumiti siya, subalit pilit yun. Wala akong problema. Walang problema. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na meron akong asikasuhin importante? Saan ka pupunta? Hindi ako aalis. Kung may maitutulong lang sana ako. Balungkot nitong sambit. Baka nabibigla ka lamang. Hindi kaya nagtatampo ka? Hindi mo kakausapin ulit ang management? Huwag na. Pahingi pala ng papel. Gagawa ako ng resignation letter ko. Mabuti na ang ganoon. Legal. Para naman wala akong magiging problema pag naghanap ulit ako ng mapapasukan. Binigyan siya nito ng papel. Nagsulat siya. Pwede kang bumalik dito. Hayaan mo, susubukan ko. Kinagabihan, dumating sa tinitirahan ni Sarah ang lalaki naghihintay. May dala na namang mga grocery at prutas. Maayos naman niya itong pinatuloy doon. Kailangan ko bang magpasalamat? Umiling si Kent. Obligasyon ko to bilang ama. Naupo ito sa silya. Tinitake mo ba ang vitamins? Kailangan mo yon. Huwag mo rin kakalimutan maglakad-lakad tuwing umaga para hindi ka nahihirapang manganak. Bakit ang dami mong alam? Nagkibit-balikat lamang ito. Excited lang siguro ako. Malapit ko na siyang makita. Magiging daddy na rin ako. Naroon nga ang kagalakan sa mukha nito. Ibibigay mo sa kanyang iyong pangalan? Hindi ko inipagkakait sa kanya. Paninigurado nito. Ipagmamalaki ko pa siya. Wala akong makitang dahilan para itago siya sa publiko. Paano tinanggap ng asawa mong bagay na to? Gusto na niyang isingit ang kanyang gusto. Subalit naunahan siya ng kaba. Ang lalaki lamang ang makakatulong sa kanya ngayon. Nagkibit-balikat to. Natandaan ka niya sa supermarket. Kinuwento kita sa kanya. Pero wag na natin siya pag-usapan. Sigurado ka bang komportable ka dito? Kung doon ka sa townhouse ko, hindi ka mahirapan. Tama na to sa akin. Hindi na pala niya kailangan magsalita. Subalit kailangan muna niyang magpakipot para hindi halata. Okay naman dito eh. Pag-aamin na rin niya ng katotohanan na ito nga ang ama ng sisilang niya. Komportable ka? Paano yung isisilang mo? Ni electric fan ay wala ka. Siguradong mainit dito kapag gabi. Siguradong nagre-reklamo sa nararamdaman ng init ng bata. Hindi mo lang naririnig. Hindi na iwasang mapangiti ni Sarah. Ngayon lang medyo gumana ang kanyang loob sa kaharap. Dito na lang ako. Isa pa hindi naman mainit pagsapit ng gabi. Kaya ino-offer ko sa iyong condo unit. Ibibigay ko na yan sa iyo. Doon kayo titira ng magiging anak natin. Disidido si Kent na ilipat sila ng tirahan. Ayokong pagmulan niyo ng pag-aaway niyong mag-asawa. Tanggap niyang nakatakda mong pagkakaroon ng anak sa akin. Pero paano naman niya matatanggap ang katotohanan ng ibibigay mo sa amin yung kondo? Sa tingin mo ba, kapag nakapanganak ay tuluyan ang mapuputol ang komunikasyon natin? Nasabi nito makaraang ilang segundo na tameme siya.
Hindi doon magtatapos ang obligasyon ko sa aking anak, Sarah. Bibigyan ko siya ng seguridad at edukasyon hanggang sa kaya na niyang tumayo sa kanyang mga paa nang walang kaagapay. Paano kung mag-aasawa ko? Hindi problema yun. May main concern ang iyong bata. That's all. Karapatan mo ring lumigaya, pero wag na muna nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Sa ngayon, hindi niya maiisip ang sarili na may makatatabing lalaki sa kama, liban sa kaharap. Tanging sa karisma ng taong ito siya nalunod. Gwapo si Idam, pero ang kagapuhang iyon hindi nagdulot ng kakaibang mahika sa puso niya. Samantalang kay Kent, unang kita pa lamang niya, nanginig na ang kanyang mga tuhod. Muling nagsalita ang lalaki. Pag-isipan mong alok ko, mabuti nang pakinabangan yung ating anak yung townhouse kesa mabulok lang yon. Hindi siya tumugon. Subalit may desisyon na siya. Mas mainam kung makaalis siya doon sa madaling panahon. Sa townhouse ni Kent, ligtas siya doon. Sa kalagayan mo ngayon, kailangan mo nang tumigil sa pagtatrabaho. Naisatinig ni Kent ang pag-aalala. Makakasama yan sa dinadala mo. Hindi ka na dapat na mapuwersa. Dapat inagpapahinga ka sa paggawa dahil sa nalalapit mong panganganak. Magandang offer mo. Wala akong makitang dahilan para tumanggi. Bigla niyang nais sa tinig. Sige, tinatanggap ko na yung alok mong tulong. Lumiwanag biglang mukha ni Kent. Hindi niya masabi kung dahil sa kagalakan kaya nagaganap nito ang kanyang mga kamay. Masuyo nitong pinisil ang mga yon. Nagdulot naman yan ng kakaibang ligaya sa kanyang dibdib. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinaligaya, Sarah. Pagkuhanin na sambit nito. Pero sana'y lubos-lubusin mo na. Umalis ka na sa trabaho mo. Paano ba niya dito sasabihin na umalis na siya sa pinapasukan? Susuportahan ko kayo. Huling araw ni Sarah sa tinitirhan na makatanggap ng sulat mula kay Liberty. Kaagad siya nitong sinumbatan kung bakit hindi kaagad siya nagpadala ng sulat. Ilang sulat nitong bumalik sa Korea dahil wala na siya sa dati nilang tinitirhan. Liban sa litrato, may padala rin itong pera. May kalakihan din iyon pero may basbas yun ni Samilo kaya wala raw siya dapat na ipag-alala. Kung tungkol naman sa kalagayan nito, mabuti raw at tanggap ito ng pamilya ng lalaki. Tinignan niya ang tatlong litrato. Sa tingin niya'y lalong gumanda ang kaibigan. Sosyal talaga itong manamit. May taste. Sa isang litrato kasama nitong buong pamilya ni Samilo sa nakikitang kaligayahan sa mukha ni Liberty, nagsasabi ito ng totoo. Maligaya siya para sa kaibigan, natagpuan itong tunay na kaligayahan. Samantalang siya ay walang tigil ang pag-ambon na suliranin, pero alam niyang hindi darating ang mga yon sa kanya kung hindi niya kaya. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagpapakatatag. Tinago niya ang sulat, pinagpatuloy niyang paghahanda ng kanyang mga gamit. Hinihintay niyang pagdating ni Kent, mapapanatag na rin ang kalooban niya. Nakakasuya pero hinahanap-hanap niyang presensya ng lalaki. Aminado naman siya na ito lamang ang lalaking hinangaan niya ng labis. Unang kita pa lamang niya dito noon, nabihag na nitong puso niya. Humantong ang isang palad niya sa kanyang tiyan, mas malaki pa sa kanyang inaasahan nung naglilihi pa lamang siya. Patulis ang umbok noon, kaya labis siyang nakakatawag ng pansin. Maraming nagsasabing lalaki raw ang isisilang niya. Mapalalaki man at mapababae, wala siyang reklamo. Ang mahalaga hindi niya pinagkaita ng buhay ang anak. Gagawin niya ang lahat, mairaos ito ng maayos. Hindi niya aasahan ang mga pangako ni Kent. Subalit kung tutuparin man yun ng lalaki, walang problema. Hindi naman niya ito uobligahin. Dakong alas 12 dumating ang lalaki. Kaagad nitong binuhat ang kanyang mga dala sa kotse. Pakaramdam niya nabunutan siya ng napakaraming tinik sa dibdib ng lisanin nilang inuupahang silid. Sa isang subdivision ng townhouse nito, may kalakihan din iyon. Meron na rin katulong na naghihintay sa kanilang pagdating. Hindi tuloy niya alam kung paano pasasalamatan ng lalaki. Alagaan mo lang ang anak ko. Eksaktong isang linggo nang muling magpakita sa kanya si Kent. Marami na naman itong dalang mga grocery. Lamang sa pagkakataong iyon ay may kasamang dalawang malaking stuffed toys na palaka. Dahil dating nakapagtrabaho sa department store, alam na Sarah kung magkanong halaga noon. Lihim na naman siyang nalula. Subalit sa kagaya ni Kent, mura lamang yon. Kailangan mo ba akong bilhan ito? Ang staff toy ang kanyang tinutukoy. Ang mahal nito, hindi ko naman ito magagamit. Lalong hindi pa ito mapapakinabangan ng anak mo. Ngumiti lamang si Kent. Nahigit naman ni Sarah ang paghinga. Ngiti ang pantapat sa kanya ng lalaki. Sa tuwi na ay nagdudulot yun ng kakaibang kaluwagan sa kanyang dibdib.
You look wonderful. Mukhang handang-handa ka na for your big day. Ilang linggo na lang ba? Ubuan pang ating ipaghihintay? Huwag kang magmadali. 3 months pa. Nakangiti niyang paalala dito. Pasasaan ba't darating din ang araw na yon? Kailangan nating maghintay. Sabik na sabik kasi ako makita siya at makarga. Hindi nga mapapasubalian ang pananabik ngayon ni Kent. Subalit maraming katanungan sa kanyang isipan, partikular na sa relasyon nito kay Diana. Hindi ba kayang magbuntis ng babae? Siya nga pala, naayos ko ng papeles nitong bahay. Nakapangalan na sayo. Hindi niyo nalilisanin to. Dito lalaking anak ko. Nice neighborhood and surroundings. Paano ko malaman ni Diana? Nagpakawala ito ng malalim na paghinga. Huwag mo na siyang intindihin. Hindi ko sasabihin sa kanya para mapanatag ka. At kung malaman man niya, siguradong hindi niya yun bibigyan ng pansin. Panigurado nito. Napailing siya. I want to give my child the best in this world. Huwag mo ipagkait sa akin yun. Hindi mo naman kailangang ibigay sa amin to. Townhouse for having my child. Dahil kung naging ibang babae ka lang, siguradong ipapalaglag mo siya to avoid responsibility. Nasaya ako. At kahit papaano, pinapahalagahan mong buhay ng aking anak. Subalit ayaw naman niyang maging dahilan sa pag-aaway ng mag-asawa. Ayaw niyang iisipin ni Diana na binabahay siya ng lalaki. Wala sa bokabularyo niyang mangwasak ng tahanan. May kasunduan sila ni Kent. Once a week labang pupunta doon ang lalaki. Twice pero hindi nalalagpas doon. Limitadong mga laruan, ganun din ang mga damit. Pwede ba magtanong, Sarah? Sige. Ulila ka na ba talaga? Hindi niya inaasahan ang tanong na yun. Nagdududa ka ba, Kent? Siya rin ang may kasalanan pero para sa kanya patay na ang ama. Hindi ito umimik. Hindi naman nagtagal pa doon ng lalaki. Inihatid niya ito ng tingin. Ang papel niya ngayon sa buhay nito ay walang pinagkaiba sa isang mistress. Subalit, ano magagawa niya? Kagaya nga na sinabi ni Kent, nasa vicinity lamang ng Makati ang tinutukoy nitong townhouse. Nasa loob pa yun ang subdivision at very accessible pa sa sasakyan. Napangiti siya nang makatungtong doon, malinaw pa yun sa kanyang isipan. Nanariwa siya kahit na kailan lang yun nangyari. Masyadong malaki ang bahay na to, Kent, naisa tinig niya sa lalaki. Dagdagan pang halos kumpleto na yun sa gamit. Puro pa mga bago, hindi kasamang mga ito sa usapan natin. Nandito na mga yan, Sarah. Alangan namang isoli ko pa sa pinagbilhan ko. Paliwanag ni Kent. Pagbigyan mo na ako, huwag na natin problemahin ang tungkol sa bagay na to. May magagawa pa ba siya? Doon tayo sa magiging kwarto mo sa nursery room. Ani habang binitbit ang kanyang bag. Inalalayan siya nito sa pag-akyat sa hagdan. Dahan-dahan lang, magagamit mong hagdan na to sa pag-ihersisyo tuwing umaga. Akyat baba, tumangon lamang siya. Dito ang nursery room. Pumasok sila sa unang kwarto. Ito ang magiging silid ng anak ko. Bumulaga ang kwartong puno ng iba't ibang klase ng laruan. Hindi na ako nakapaghintay eh, assorted toys. Pambabae at panlalaki, nilapitan ni Sarah ang crib. Pagkatapos ay napangiti siya. Kung siya nga asahan hindi niya maibibigay ang mga yan sa anak, masyadong napakarami ng mga laruan. Nandito ko kaninang umaga, inihanda ko lahat sa pagdating niyo dito na anak ko. Paglalahad ni Kent, sana'y nagustuhan mo. Ilang libo bang nagastos mo sa mga laruang ito? Umiiling niyang tanong. Napakarami, hindi pa naman niya magagamit ang mga yan. Ngumiti lamang si Kent. Doon naman tayo sa magiging kwarto mo. 3 kwartong meron dito sa itaas, guest rooms ang 2. May servant's quarter, fully curtain naman ang kwarto niya, king size bed. Kagad niyang in love sa kanyang silid. Very feminine ang dating. Hindi naman nakapagtataka, babae ang titira doon. Nang buksan niya mga naroong closet, namangha siya na makitang mga laman. Napatingin siya kay Kent. Napakamot naman ito sa batok. Mga bagong damit, napakibit balikat ito para naman sa iyong mga yan. Pasasalamat, huwag mo nang tanggihan, nandyan ang mga yan. Eh sa tingin ko naman kasa sa iyong mga yan. Hindi mo naman ako kailangang ibili ng mga damit. Isa pa, masyadong magarbong mga yan, wala akong mapagsusuutan. Para lamang yan sa mga mahahalagang okasyon. Instant luxury. Ano kaya kung paupahan ko mga bakating kwarto? Diyan ako hindi papayag. Huwag kang magpapaupa. Ayoko, matigas na tanggi ni Kent. Wala ka namang dapat ikabahala. Sagot kong lahat ng mga kakailanganin nyo. Sabi mo'y bahay ko na to? Sunod-sunod ang pag-iling nito. Mahirap magtiwala ngayon sa mga estranghero. Please don't compromise with strangers, Sarah.
leave everything to me. That was somewhat disturbing. Nag-aalala ito sa safety niya o sa kanyang pinagbubuntis. Sa bagay, why would he? Talagang ang kapakanan ng bata ang iniisip nito. Pinakikialaman mong buhay ko. Ngayon palang dinidiktahan mo na ako kung anong gagawin. Ginagawa mo na akong robot na nakaprogram. Sundin ang bawat naisin mo. Masama ang loob ng naisatinig niya. Mahirap pa magkaroon ng kasambahay na hindi kaano-ano, Sarah. Kahit na nga kamag-anak pa. Mabuti nang kayo lang dito. Wala kayong problema. Pilit na pagpapaliwanag si Kent. Sinusubukan lang naman niya to. Hindi kita dinidiktahan o pinapakialaman. Hanggaan ang akin lang para hindi ka mahirapan. I'm not doing this for you. Pero sa anak ko. Parang kang sabi nito. Inamin na nito ng harap-harapan. Kahit papaano ang katotohan ng iyon inagbigay ng hapdi sa kanyang puso. Wala siyang magagawa kung hindi ang tanggapin yon. Hanggang kailan mo aakuin ang mga responsibilidad na yon? Matatag niyang tanong dito. Kahit na makipagtalo pa siya dito, imposibleng mananalo siya. Hanggang kailangan niyo ang tulong ko. Fine, meaning hindi kagad malagot-lagot ang hiblang nagpapatagpo sa kanila. Taon nang bibilangin, ang mainam niyang gawin ay huwag umasa na imposible. Tumuli siya sa kanyang kwarto. Naligo muna siya. Bago na pagpasyahang matulog. Subalit nakahilata na siya sa kama. Malayo na naman ang kaway na antok. Naalala niyang kanyang mama, ang mabait at malalahanin niyang ina. Wala itong boses sa tahanan nila. Kung meron man, hindi kayang kalabanin ng kanyang papa. Napailing siya kung hindi siya lumaya sa kanilang asyenda. Asawa na sana siya ngayon ni Adam Bustamante. Ipinagkasundo siya. Subalit wala siyang gusto sa lalaki. Over my dead body. Bakit ikaw ang nagbukas ng pinto? Gulat si Kent. Nasaan ba si Julie? Naroon ang inis sa tinig nito. Ayaw kasi nitong magkikilos siya. Pina-day off ko si Julie. Tumawag na siya. Malilit siya nang balik. Mag-isa ka lang pala dito ngayon? Padating na yon. Nakapaghapunan ka na ba? Hindi pa naman ako nagugutom eh. Nangunot ang noon ng lalaki. Hindi po pwede yan. Dapat kumain ka. Baka nakakalimutan mong yung kalagayan. Dito ka lang at ipaghahanda kita ng makakain. Kent, wag na! But he already disappeared into the dining room. Sinundan niya ito doon. Wala itong makikitang lutong pagkain. Tinamad siyang magluto. Sorry, hindi pa ako nakakapagluto. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. Ipagluluto kita. Kung biro man, hindi niya alam pero kinindatan siya nito. Kindat na nagpasikdo sa kanyang puso. Nagulat naman siya sa narinig. Marunong ka magluto? Hindi man lang pumasok sa isip niya na taong kusina to. Parang hindi bagay. Aba, masarap ako magluto. Hindi mo pa nasusubukan ang cooking ability ko. Hindi ako eksperto sa kusina pero kahit papani may alam ako. Huwag na, ako na magluluto. Sarah, maupo ka na lang dyan, okay? Nilapitan siya nito at pinaupo sa silya. Now, wala kang gagawin kung hindi ang bantayan ako. Leave everything to me. Bubusugin kita. Naroon ang pilyong ngiti sa mga labi nito. Pinamulahan naman siya ng mukha. Isinot nitong nakitang apron. Pagkatapos ay pinakialaman ang laman ng freezer at nilabas muna doon ang mga kakailanganin. She animatedly followed his every move. Siyang-siya siya habang nagkukumahog ito sa kusina niya. Napansin na lamang niyang naglagay ito ng bigas sa rice cooker. Isang putahi lang ito, pero siguradong mabubusog ka sa sarap. Tinitimpla na nitong niluluto. Menudong-menudong lasa. Paborito mo yan, no? Ngiti ang naging tugon nito. Ibig sabihin yan, sasabayan mo ko sa pagkain. Parang yun ang tunay na intensyon nito. Alangan namang pagmasdan siya nito habang kumakain. Kung hindi mo mamasamain, alangan namang hindi kita patikimin ang paborito mo, lalo pat ikaw mismo nagluto. Tumayo siya at naglagay ng dalawang pinggan sa mesa. Kumain sila ng hapunan. Pero nagtataka si Sarah, hindi ba ito hinihintay ni Diana? Malapit na mag-alas 9 ng gabi. Umuwi lamang ang lalaki bandang alas 10 pagdating ni Julie. Subalit bago umalis, iniwanan sila nito ng pera. Nung huling punta nito doon, binigyan din siya ng panggastos. Sobra-sobra na yon. Sa sulat na natanggap, nagtaka si Liberty kung bakit sa isang subdivision na siya nakatira. Inahabilin pa nito sa sulat na tumawag siya ng collect sa kaibigan para makapag-usap sila.
Yun nga ang ginawa ni Sarah nung gabing iyon. Tumawag siya ng kolega kay Liberty. Ang nakasagot sa kabilang linya ay Korean ang salita at babae. Makailang segundo lang narinig kaagad niyang matinis na boses ng kaibigan. Kamusta ka na, Liberty? Kaagad niyang tanong. Tuwang-tuwa siya na marinig ang boses nito. Masayang-masaya ang kausap, walang kasing saya. Mabuti ako dito. Mabuting-mabuti. Ikaw, kamusta na? Nagtataka ako sa'yo. Lumipat ka na naman ng bahay. Masyado nang misteryoso ang dating mo, ha? Huwag mo kong problemahin. Siya nga pala, bago ko makalimutan, salamat sa pinadala mong pera. Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit sa subdivision ka na nakatira? Sa Makati pa man din yun. Huwag mong sabihing nag-asawa ka na. Mahirap ipaliwanag eh. Masyado rin mahaba. Eh di gawin mo maiksi. Nagpakawala siya ng malalim na paghinga. Ako ang may-aring tong bahay. Manganganak na ako 3 weeks from now. Pero wala pa akong asawa. Saglit na natigilan si Liberty. Nagbibiro ka ba? Buntis kang walang asawa? Ayoko ng ganyang biro. Kilala kita, matinong tao, hindi pa kawala. Patawad pero naglihim ako sa'yo. Nilisan ko yung dati nating inuupahan dahil nga sa kalagayan ko. Alam mo naman yung mga tao doon, walang magawa sa buhay nila. Paano ngang nangyaring nabuntis ka? Sa pagkakaalam ko, wala ka namang nobyo. Huwag mo kong gawing manguhula. Sabihin mo sa akin kung paano nabuo yan. Buntis na ako nang umalis ka. At ipinagtapat na niya ang totoo sa kaibigan. Nakikinig naman ito sa kabilang linya, pero panay ang hipit ng paghinga. Inilihim ko lang. Diyos ko, pinandigan kong desisyon ito, Liberty. Sinadya kong buhay na magiging anak ko. Pero sino naman ang nagbigay sa'yo ng bahay? Alangan namang nanalo ka sa sweepstake, hindi ka naman tumataya. Imposible namang nakabili ka ng bahay sa pinadala ko sa iyong pera. 20 mil lang yun. Nagtapat ang aming landas ni Kent. Halata na noon ang aking tiyan. Simula noon hindi na ako pinatahimik. Pilit ko ang tinatangging anak niya itong dinadala ko. Kent ano? Kent Limhu ko. Binata? Married. Santisima. Alam niyang kinagulat nito. Wala kaming relasyon. Ang batang kanyang habol sa akin. Gusto niyang magkaroon ng magandang kinabukasan ng isisilang ko. Bukal naman sa loob niyang pagtulong. Ano naman ang sinasabi ng asawa niya? Hindi yata alam ng kanyang asawang binili niya ako ng bahay. Pero alam ng kanyang asawa na may anak siya sa ibang babae. Sa akin nga. Edi, lagi siyang nandyan. Alam naman niyang kabuanan ko ni. Meron akong kasamang katulong dito sa bahay. Suportado niya ako. Pero pag nakapanganak na ako, magtatrabaho ako ulit. Huwag mong iasa sa kanya ang lahat. Oo naman, ikaw, kailan naman ang kabuanan mo? Naisulat nito ang kalagayan. 4 months pa lang itong ipinagbubuntis ko. Pero excited kaming lahat dito. Alagang-alaga ako ng mga magulang ni Samilo. Ni hindi nga ako pinapatrabaho dito eh. Rain ang buhay ko. Nawala na ngayon sa kanyang sentro ng paksa. Mainam naman at nasabi niya ditong sitwasyon niya. Inunti-unti niya lang yun. Hindi pa siya handang sabihin ang lahat sa kaibigan. Si Samilo, kamusta? Wala akong maipintas? He's sweet and loving. Magpakabait ka lang. Gwapo ba? Sino? Yung Kent. Meron bang pangit sa mga mayaman? Sa kabila ng paglalahad ng kanyang kalagayan kay Liberty, hindi pa rin siya naging totoo sa kaibigan. Tinago pa rin niyang kanyang tunay na pagkatao dito. Hindi pa panahon, darating ang tamang sandaling ipagtatapat niya dito ang lahat. Kagaya nga ng plano niya, unti-unti niyang pagtatapat noon sa kaibigan. Nakilala niya ito na naghahanap siya ng maupahang bahay. Tamang-tama namang naghahanap ito ng makakahati sa inuupahang silid. Sa kabila na pagiging GRO ni Liberty, ay naging kaibigan niya to, wala itong inilihim sa kanya. Bukas na libro ang buhay nito, kaya madali silang nakapagpalagayan ng loob. Hindi ka ba sinisita ni Diana kung bakit ginagabi ka na sa pag-uwi sa inyo lately? Usisa ni Sarah kay Kent, pagkaupong pagkaupo nito sa across her. Nagkibit balikat lamang ang lalaki. Alam niya bang kabuanan ko na? Tumango ito. Wala naman akong nililihim sa kanya eh. Naging tapat ako kay Diana. Alam niya ding binili kita ng bahay. Sana'y akong nagsasabi ng totoo. Natigilan siya. Ano sabi niya? Wala. Wala. Okay lang yun sa kanya? Hindi niya ako pwedeng pigilan sa plano ko sa aking panganin na anak. Nagkataon lamang na kailangan mo na matitirhan.
komportable para sa aking magiging anak. Masyado naman siyang maunawain. Kakaiba siya. Talagang kakaiba siya. Mahina nitong sabi pero madedetect ang puot sa tinig. Naikuyong pa nito ang mga kamao, galit na galit. Nagtaka man hindi na siya nagtanong. Matalas naman ang kanyang radar kaya napagtanto niyang may problemang dalawa. Pero sana'y wala siyang kinalaman. Lumabas sa sala si Julie. Sinabi nitong nakahanda ng komedor. Tinanong ni Sarah si Kent kung nakakain na to. Hindi naman ito nagsinungaling. Pwedeng sumabay? Tumayo siya. Sumunod naman sa kanya si Kent. Ilang gabi na ba siyang nakakasabay sa hapunan ng lalaki? Kaya minsan hinahanap-hanap niyang presensya nito sa komedor kapag naghahapunan na sila. Nakagawa na rin nilang magkwentuhan sa sala pagkatapos nilang kumain. Hanggang sa magpaalam ang lalaki na mostly ay inaabot doon ng alas 10. Samantalang ang pinakamaaga nitong uwi ay alas 9. Wala naman silang pinag-uusapang personal, kapwa nila iniiwasan ng paksan yun. Good night, ang habilin ko, huwag mo nang sabihin, nakangiti niya sabi. Huwag kang magkikilos at hayaan si Julie sa mga gawaing bahay. Magpahinga ka na lang at magpakalakas. Napailing siya. Sa ulado ko na ba? Pagbibiro niya. Hindi lang umiti si Kent kung hindi malakas pang nagtawa. Nahawa naman siya. Noon niya lang unang nakitang humalakhak ang lalaki. Darn, but he looked more dashing. Kampante ito doon sa kanyang bahay. At home na at home ito. Kaya sa pagkakataong iyon, feeling niya'y mag-asawa sila. Mag-iingat ka. Tumango ito at umalis na. Umakit naman siya patungo sa kanyang kwarto. Tama kayang kanyang nararamdaman sa lalaki? Hindi lang tuluyang nahuhulog ang kanyang loob dito. Kung hindi umibig talaga siya. Very strange. Sa isang very much married na tao pa. Nasa posisyon kaya siya para ibigin si Kent? Malulutas ng kanyang problema tungkol sa pinagbubuntis niya. Heto na naman, panibagong suliranin ang ibinunga nun. Lalo pa yatang bumigat? Anong iisipin ni Kent kapag nalaman yun? Siguradong pagtatawanan siya nito. Nakakasuya pero totoo yun. Umiibig talaga siya kay Kent. Paano niya mapipigilan? Noon at noon pa, nabihag na nitong atensyon niya. Pero hindi maaari, kailangan masawatan niyang nararamdamang iyon. Hindi dapat isang katangahan ang ibigin ang kagaya ni Kent. Minsan na siyang nagpatangay sa kanyang emosyon. Alagang-alaga siya ni Julie, laging nasa oras ang kanyang pagkain, ang kanyang merienda at lahat, rain ang rain ang trato sa kanya ng katulong. Wala naman siyang reklamo, alam niyang mahigpit itong pinagbilina ni Kent. Pinababantayan siya, siguradong alam na nito kung sino unang tatawagan sa oras na manganganak siya. Subalit isang araw, dumating doon si Kent. Tanghaling tapat iyon. May bitbit pa itong bag. Naalala siya, lalo nang malaman nito, doon na muna to titira hanggang sa makapagsilang siya. What? Hindi makapaniwala si Sarah sa narinig mula dito. Tama bang narinig niya? Napatingin siya sa traveling bag nito sa sahig. Ano mang oras ngayon manganganak ka na, mabuti na yung naninigurado. Handa tayo, baka kasi panrakitan ka ng tiyan ng gabi. Andiyan naman si Julie. Ibang magagawa niya at iba rin ang sakin, okay? Kaya ba niya magmaneho? Mahirap ang kumuha ng taxi sa gabi. Hindi ganun kadali. Si Diana, huwag mo siyang intindihin. She's in good condition. Hindi niya kailangan ng bantay, hindi katulad mo. Huwag na nating pagtalunan ng bagay na to, pwede ba? Alam mo tinutukoy ko, pagmamatigas niya. Wala si Diana, nasa Amerika siya. Ayun, kaya pala malakas ang loob na bantayan siya. Kahit nandito pa siya, wala rin naman siyang magagawa. Masusunod pa rin ang gusto ko. Tinawag nito si Julie. Pakidala nitong bag ko sa guest room, yung katapat ng kwarto ng Ma'am Sarah mo. Basta ka nalang nagdedesisyon, hindi mo muna kinonsulta sa akin ang bagay na to. Naisa tinig ni Sarah nang maiwan sila doon. Lumalabas na naman ang pagiging brusko mo. Papayag ka rin naman eh. Hamo sa susunod, magpapaalam na ako sa iyo ng maaga. Wala nang susunod. Bandang alas 4 ng hapong iyon nang lumabas si Sarah. Nakagawian na niya maglakad-lakad sa paligid ng village. Bagamat hindi siya lumalayo. Subalit partikular siyang kinabahan ng hapong iyon nang makitang maroon na kotse sa hindi kalayuan. Kung tutuusin, nung isang araw pa niyang nakikitang nakahimpil yun doon. Ang kaduda-duda lang tinted ang mga salamin nito at pakaramdam niya ay nakatingin sa kanya ang kusinomang sakay nito. Nanote yun sa kanyang kalamnan, subalit ayaw naman niyang isipin na tauhan ng ama ang lula nito.
Nung kanyang iisiping natunto na siya ng mga ito, imposibleng mangyari yun ni hindi nga siya lumalabas ng subdivision. Kaya paano siyang matutunton ng mga ito? Kung pwede nga lang bang huwag siyang lumabas ng bahay. Pero may punto si Kent, kailangan niya maglakad-lakad para hindi siya mahirapan sa panganganak. Kung paano yun nalaman ng lalaki, hindi niya alam. Kung tutuusin, hindi niya alam ang bagay na yun. Isa pa, nababagot siya sa bahay. Kaya tanging outlet na lamang niya ang naturang late afternoon walk. Nagpatuloy siya sa paglalakad, subalit habang papalapit sa kotseng kanina pa. Tinitingnan, tumitindi ang kabang nararamdaman niya, lalo nang matapat siya sa kotse. Naging malikot ang kanyang isipan, paano kung biglang bumukas ang pinto nito at hilahin siya pasakay. Hindi siya makatingin ng diretso sa kotse. Pero sa sulok ng kanyang mga mata, pilit niyang inaaninag kung may tao sa loob. Wala siyang makita, nilagpasan niya ito. Lamang buhul-buhul pa rin ang kanyang paghinga, subalit pinatatag niya ang bawat hakbang. Wala kung dapat na ikatakot, walang nakakaalam kung saan siya nakatira ngayon, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Pagkarating sa hangganan ng kanyang destinasyon, pumihit siya pabalik. Natuon ang kanyang pansin sa kotseng iyon, nakita niyang nagmaniobra ito paharap sa pwesto niya. Kinabahan na naman siya nang makitang marahang umusa dito pasalubong sa kanya. Nangatog ng kanyang mga tuhod. Panganib ang naaamoy niya habang papalapit ito. Magulong kanyang isipan, wala siyang maisip na gawin. Mukhang pawisan ka na ah, natuon ang kanyang pansin sa nagsalita. Lumiwanag ang kanyang mukha na makitang kotse ni Kent. Nasa tapat niya ang sasakyan at nakangiting bumaba mula doon ng lalaki. Kent! Bakit? Noon ito napansin ng takot na mababanaag sa kanyang mukha. Nag-alala naman ito. Mukhang napagod ka na ng gusto sa afternoon walk mo. Napansin niya ang kotse na minamasdan na lumagpas sa kanila. Hindi kaya nagkamali lamang siya sa pananaw? Gumagawa siya ng sarili niyang multo. Hindi naman, nabunutan siya ng alalahanin. Masyado siyang tense kaya nakapag-isip siya ng mga bagay na kinatatakutan niya. Halika, sumakay ka na lang. Medyo may kalayuan pa ng konti ang bahay. Then, she was being ushered inside the car. Masyado naman yatang malayong nilalakad mo. Sakay na rin sa kotse si Kent, kinakalma pa rin niya ang sarili. Abot-abot ang paghugot niya ng malalim na paghinga. Pakaramdam niya, sumahul ay nakaligtas siya sa matinding pagsubok sa kanyang buhay. Ni hindi na nga niya namalay nakapasok na sa gate ang kotse. Kung hindi pa siya pinagbuksan ni Kent ng pinto at kinuha ang kanyang pansin ay hindi pa niya napansin nandoon na sila sa bahay. Hinawakan siya nito sa palad at inalalayan sa pagbaba. Muli sa pagdaiting na iyon ng kanilang mga kamay ay nagbigay sa kanya ng nakakadistorbong pangitain. Salamat, iniwan niya si Kent sa sala. Samantalang nagtuloy naman siya sa kanyang silid para maligo. Sa banyo, habang nakatapat sa dutsa, tuluyang na walang agam-agam sa dibdib niya. Lumabas lamang siya ng silid bandang hapunan. Hinihintay ni Kent ang pagbaba niya. Nang makita siya, tumayo ito at inalalayan siya sa pagbaba. Tumuloy sila sa komedor. Naghapunan sila. Naging malikot na naman ang kanyang isip habang kumakain. Sa ngayon, wala silang pinag-iba sa mag-asawa. Pagkatapos nilang maghapunan, nagdesisyon na siyang bumalik sa kwarto niya para matulog. Ang napansin niya, habang nakaharap si Kent ay napipipi siya. Wala bang goodnight kiss? Nagbibiro ba ito? Bago pa siya nakakilos, sinalikan siya nito sa kanto ng mga labi. Pagkatapos ay tumango ito. Senyales na pumasok na siya sa silid niya. Ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam, para siyang nakalutang sa hangin. She felt ecstatic. Halik pa lamang yun ni Kent, ang laki ng epekto. Naalimpungatan si Sarah bandang 6:00 ng umaga. Si Kent ang namulatan niya ng mga mata. Nagtaka siya paano ito nakapasok sa kanyang silid. Ang tamad mo naman, rise and shine, mag-exercise tayo. Ikutin natin tong village. Tinulungan siya nitong makabangon. Morning walk, hindi ba yan ikandadong pinto bago matulog? Hintayin mo na lang ako sa sala. Tumuloy siya sa banyo pero bago yun napansin niya naka-running shorts si Kent at running shoes at ordinaryong puting t-shirt. Inumin mo na muna to. Sinalubong siya nito ng isang baso ng gatas. Ininom niya yon. Pagkatapos lumabas sila. Sabay silang naglakad at walang planong lalaki na iwan siya. Katunayan ay hawak pa nitong kamay niya habang naglalakad sila. Hindi ka ba natatakot na baka may makakita sa atin ng mga kakilala mo? Wala sa sariling naisitinig niya. Siguradong makakarating yon kay Diana.
Ano naman ang ikakatakot ko? Kahit nabuntis ang aking kasama, maganda naman. Nakangiting sambit nito. Isa pa, huwag mong iisipin si Diana. Huwag mo siyang intindihin. Asawa mo yung tao. Ayoko lang ng gulo. Patuloy sila sa paglalakad. Dinadaan lamang sila ng mga sasakyan. Umiiwas lamang ako. Paliwanag niya. Isang kotseng pagdating ang tumigil sa kabilang kalsada at dumungaw sa bintana ang sakay. Kasunod nun ay bumaba ng kotseng lalaki at lumapit sa kanila. Good morning. Siya nga pala, Sarah, kaibigan ko, si Jake Montalvo. Dito rin sila nakatirang mag-asawa. Ipinakilala ni Kent ang lalaki sa kanya. Kamusta ka na, Sarah? Mukhang kabuanan mo na. Nahihiyaman, tumango siya. Anong ibig sabihin nun? Alam ng mga kaibigan ni Kent ang tungkol sa kanya? Ganun ba kabukas ang buhay ng lalaki sa mga kaibigan? Saan kanyang galing, pare? Sa ospital pa? Tumango si Jake. Mahihiyain pala itong si Sarah eh. Sige na, hindi ko naabalahin ang ehersisyo nyo. Wala pa akong tulog eh. Ninong ako ha? Sa kanya to nakatingin. Sure, mahina niya ang sambit. Pagkatapos, itumawid ng lalaki at sumakay sa kotse nito. Kumuway pa ito ng umusad ng sasakyan. Doktor ba siya? Nagpatuloy sila sa paglalakad. Kasintalas ng scalpel ang mga kamay at mata. Surgeon, magaling na doktor. Isa ring doktor ang kanyang asawa, si Eden. Siya ang magpapaanak sa'yo. Yung Eden, tumango si Kent. Hindi naman nila inikot ang subdivision na kagaya na sinabi nito. Pagdating sa main gate, naglakad na sila pabalik. Mayamay napansin ni Sarah ang maroon na kotse. Kinabahan na naman siya. Pasalubong yun sa kanila. Mahina lamang ang takbo nun. Sino ba talagang sakay nun? Nang tumapat sa kanilang sasakyan, damang-dama ni Sarah ang mga titig na nagmumula sa loob ng kotse. Hindi kaya kamag-anak ni Diana? Sarah, bakit? Nanlalamig ka, pinagpapawisan ka ng malapot. Something wrong? Hindi binibitawan ni Kent ang namamawis niyang palad. Nasa tinig nito ang pangamba. Pagod ka na ba? Hindi na niya ngayon makitang kotse. Madali na ako mapagod. Hindi niya masabi-sabi kay Kent ang tungkol sa kotseng maroon. Masyadong komplikado. Kung naging ibang lalaki si Kent, siguradong mamamroblema siya ngayon. He was one of a kind, kakaiba. Ang swerte na magiging anak niya. May suportado at mapagmahal na ama. Naroon na sa komedor si Kent at nakabihis na. Nag-almusal sila. Habang kumakain, lihim namang minamasdan ito ni Sarah. Mas gwapo pala itong tingnan kapag bagong paligo. Very refreshing. Pagdating ko mamaya, dapat nakahanda ka na. Maglalakad na naman tayo. Tapos na itong mag-almusal. Bye! Hinalikan siya nito sa pisngi. Sinandan na lamang niya ito ng tingin. Kagabi hinalikan din siya nito ng goodnight kiss. Tila nasasanay na itong halikan siya whenever he like. Hindi nito isinaalang-alang ang nararamdaman niya. Pagdating kinahaponan ni Kent, nakahanda na si Sarah. Kaya mabilis na nagbihis ang lalaki. Buwaba ito ng hagdan habang nagsusuot ng damit. Minsan pa siya nabigyan ng pagkakataong masilip ng mabalahibo nitong dibdib. That night, before he could bid her goodnight, naisara na niya ang pinto. Mabuti nang ganoon, ganun pa man, pinanabikan niya ang halik nitong iyon, kahit na goodnight kiss. Dalawang araw pa ang nagdaan, pinanakita na ng chance si Sarah. Alas 11 yun ng gabi. Kaagad niyang kinatok si Kent na nagmamadaling namang kumilos. Binuhat siya nito patungo sa kotse. Pagkatapos ay pumasok muli ito sa bahay na ipinagtaka niya. Hindi naman ito nagtagal. Duty ngayon sa ospital ni Eden. Tatawag na sa ospital si Jake para makapaghanda na roon si na Eden. Sapu-sapu niya ang tiyan. Pakiramdam niya ay mapupugto ang kanyang hininga sa nararamdamang sakit. Ganun pa man, kagat niya ang labi upang wala siyang malikhang ingay habang bumabiyahe sila. Konting tiis na lang, be still. Pagdating nila sa ospital, may nakaantabi ng mga attendants sa emergency room. Kalalapag lang sa kanya ni Kent sa stretcher when her water broke. Habang nagle-labor siya, hawak naman ni Kent ang kanyang mga kamay and she clasped onto him. Humihingi ng lakas. Asawang-asawa ang papel nito. Hanggang sa tuluyan na niyang pakawalan ng huling bugso ng kanyang lakas. Kasunod nun ay ang pag-iyak ng sanggol. Lupay-pay naman na pakiramdam niya. Gusto niyang ipikit ang mga mata, ang matulog, subalit pinaglabanan niya yon. What a bouncing baby boy! Boses siya ng babae. Pero malakas ang kutob niyang doktora ang nagsabi nun. Congratulations, Kent! Meron ka ng panganay! Patingin,
Excited naman ang tinig ngayon ni Kent. Huh, kamukhang kamukha ako. Ang gwapo ng aking anak. Masayang masaya to. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Sarah. Sa wakas at nakaraos din siya. Nakita niya ang kagalakan sa mukha ni Kent. Yun lang at nawalan siya ng malay tao. Ang una niyang napansin ng magmulat na mga mata ay ang orasan sa dingding. Alas 10. Pagkatapos napatingin siya sa bintanang natatabingan ng kortina. Maliwanag sa labas, wala siyang kasama doon. Bumalik naman sa isipan niyang nangyari kagabi. Tama, nanganak na siya, lalaki. Gusto niyang makita ang anak pero wala siyang mapag-utusan. Mukhang nakaligtaan siya doon. Bakit wala si Julie? Pumasok ba sa trabaho nito si Kent? Biglang may bumangong kaba sa kanyang dibdib. Paano kung tinakas itong kanilang anak? Inilabas ng bansa. Pinilit niyang bumangon kahit na may nararamdaman pa siyang hapdi. Sa punong katawan, tumayo siya. Akma na siyang hakbang palapit ng pinto ng bumukasyon. Si Kent, what are you trying to prove, woman? Naaalarma itong lumapit sa kanya at binalik siya sa kama. Hindi ka pa pwedeng tumayo. Makakasama sa'yo. Kahit papaano ay napalagay ang loob niya. Hindi nito tinakas ang anak niya. Ang anak ko, nasasabik siyang makita ang sanggol. Doon nga ako galing kay Kurt. Kurt, sa anak ko? Mo, natin, yun ang pangalan niya. Kurt Cade Limhoko. Yung Kurt ay pangalan ng daddy ko at yung Cade naman contribution sa pangalan ko. Pagmamalaki ni Kent. Naguguluhan siya, ang buong pangalan ko kasi ay Kent Cade Limhoko. Ang pangalan Kent ay pangalan naman ng lolo ko na ama ni daddy. Paliwanag nito. Kailangan pa ba niya makipagtalo dito? Gusto ko siyang makita. Lumapit si Kent sa kinaroroon na ng telepono. Narinig niyang inutusan nito ang kausap na dalhin doon ng sanggol. Nagtimpla ito ng gatas matapos maibaba ang telepono. Para magkalaman niyang sikmura mo, maya-maya lang darating na si Jake. Nagpautos ako ng pagkain sa janitor nila dito. Hindi niya yung tinanggihan. Wala nang laman ang baso nang bumukas ang pinto at pumasok ang nurse na dala ang sanggol. Inilapag yun sa tabi niya. Napangiti siya na makitang anak. Ang tangos ng ilong, ang gwapo. Nagmana to sa ama. Napakalit na anghel pero pinunuyo ng kaligayahan at pagmamalaki ang kanyang puso. Hindi niya pinagsisihan ang desisyong ipakitang liwanag sa anak. Tama lang kanyang naging desisyon. Subalit natigilan siya nang may maalala ang kanyang mama. Walang dudang alam na nito ang kalagayan niya. Sasabihin ni Darla dito na buntis siya. Matutuwa ito oras na makita ang kanyang anak. Samantalang ang kanyang papa, hindi matutuwa. Baka nga mapatay pa siya nito. Sinuway niya ang gusto ng ama. Tumakas siya para hindi matuloy ang kasal nila ni Idan Bustamante. Kamukha ko siya, hindi ba? Napatingin siya kay Kent noong bumukas ang pinto. Natatandaan niya ito. Kaibigan doktor ni Kent. Quintas nito ang stethoscope. Inilapag nito sa naroroong mesa ang dala. Pakainin mo ng pasyente, sir. Nakangiting baling ni Jake sa kaibigan. Kamusta ka na, Sarah? Ang malas naman ng anak mo, naging kamukha pa ng ama. Napangiti siya sa pagbibirong iyon ng doktor. Pabiro namang sinuntok ni Kent ang kaibigan. Pero inihanda naman ito kagad ng pagkain. Healthy si Kurt, kaya lang medyo matakaw. Nakangiti sabi ni Jake. Sa makalawa, pwede ka nang lumabas. Pareho naman kayo in good condition, tumango si Sarah. Pero hindi ito pwedeng magtagal si Kurt. Doon na nursery room ang kanyang lugar. Siya ang hari doon. Siya kasi ang pinakamalakas na umiyak. Siguro nagmanas sa ama. Tigilan mo na nga ako, Jake. Nilagay na ni Kent sa tray ang pagkain. Mamaya mo na ipakuha dito si Kurt. Ang sarap ng tulog niya. Tingnan mo, dito na muna siya. Siya, hindi na ako magtatagal. Pakainin mo na si Sarah. Gutom yan dahil sa paglilibor niya kagabi. Yun lang at umalis na ang doktor. Dito pala siya nagtatrabaho. Silang mag-asawa. Tinulungan siya ni Kent na makasandal. Gusto mong subuan kita? Kaya ko na. Pinataw niya ang tray sa kandungan. Kumain siya habang pinakatitigan naman ni Kent ang anak. Hindi pa rin tumakapaniwala. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kinakausap nitong sanggol. Kung gusto mong maging piloto, walang problema. Kung gusto mo rin maging doktor, no problem again. Huwag ka lang maging playboy dahil yun ang malaking problema. Napapangiti na lamang siya. Kumain ka na ba? Tanong niya, tumanguto. Hindi ka ba papasok sa trabaho? Naisatinig ni Sarah na sumunod na araw ay second pa rin ang nagbantay sa kanya. Hindi siya nito iniwang mag-isa doon. May pumipilit bang sumisita sa boss? Kagabi ay sa sofa to natulog, siguradong mamayang gabi
ay doon na naman ito matutulog. Gayong nakapanganak na siya, inaasahan niyang ibabalik na ito sa tahanan nila ni Diana. Dalawang araw na siyang nakauwi. Doon pa rin natutulog si Kent sa townhouse. Pagdating nito galing sa trabaho, ang sanggol kaagad ang una nitong inaatupag. Pinupupog nito ng halikang anak. Maging bago pumasok, halos ayaw nitong bitawan si Kurt. Siya nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo na tumawag dito yung kaibigan mong nasa Korea. Nasa ospital ka pa noon, sinabi ko sa kanyang nanganak ka. Ano sabi? Nangangamusta lang daw siya, pero tatawag na lang daw siya ulit. Pagkikibit-balikat nito, tumawag na ba? Umiling siya. Hahanap-hanapin niya presensya nito sa komedor. Pero kailan aalis si Kent? Wala na yata itong balak na lumisan doon. Pero hindi po pwede yun, may asawa to. Bukas siguro, inaantok na. Kinuha ni Sarah ang sanggol na humihikab. Wala siyang isipin na sa mabuting mga kamay ang kanyang anak. Papasok na siya sa kanyang kwarto nang tawagin ni Kent. Akala ko ba'y pag-uusapan na natin ang detalye tungkol sa binyag? Wala namang pag-uusapan pa, solemn baptism lang. Ayoko ng bongga, mga ninong ang apat mong kaibigan, tapos kukunin ko namang ninang si Liza. Dapat ngay ninang din si Liberty, lamang nasa ibang bansa siya. Proxy, tumango siya. Kailan? Akala ko ba'y sa katapusan na? Tumango naman si Kent, darating si Nomomit ang tatlo kong kapatid from America. Pagbabalita nito, siguradong next week ay sila nandito at natigilan siya. Darating sila? Nasa Amerika pa lang mga magulang nito. Pero kailangan bang daluhan ng mga to ang binyag ni Kurt? Other woman ang papel niya sa buhay nito. Baka makarinig siya ng masasamang salita sa pamilya ng lalaki. Gustong makita ni Mommy ang kanyang unang apo at gayon din ang aking mga kapatid. Pero, anong pero? Huwag mo sabihin ayaw mong dumalong pamilya ko sa binyag ni Kurt. Illegitimate son mo si Kurt. Alam mo naman sigurong punto ko. Hindi na niya kailangang ipaliwanag yon. Alam na yun ni Kent. Who cares? Dugot laman ko siya. Anong iisipin ni Diana? Pakialam ko sa iisipin niya. Good night. Mabilis tong dumukwang, nahalikan siya nito sa kanyang mga labi. Kasunod nun, pumasok na to sa kwarto. Sweet dreams, baka niya pinayagan tong gawin yon. Binibigyan niya ito ng pagkakataon na paglaruan siya. It should and must stop before it was too late. Nang sumunod na araw, si Sarah pumunta sa supermarket para mamili ng mga kakailanganin sa bahay. Napilitan tuloy siyang sumabay kay Kent. Mismong sa tapat ng supermarket siya nito ibinaba. Sarah? Nilingon niyang tumawag sa kanya. Si Liza yon. Ikaw nga, nakapanganak ka na pala, bulalas nito. Lalaki, kailan pala bibinyagan? Sa katapusan, ninang ka. Huwag kang mawawala ha, araw yun ng Linggo, paalala niya dito. Talagang doon siya pumunta, isa ito sa mga ninang ng kanyang anak. Siguradong gwapo, napansin niya bigla itong sumeryoso, nagpalingalinga sa paligid. Kasunod nun hinila siya sa isang tabi kung saan hindi sila makakasagabal sa ibang bumibili. Bakit? May nagpunta dito noon, tatlong lalaki, may hinahanap sila. Ang pangalan ay Carolina Innocencio. Subalit na makita kong litrato, natulala ako. Ikaw ang hinahanap nila? Natigagal siya. Pinakatitigan naman siya ni Liza. Ikaw ba yon? Anong sinagot mo sa kanila? Na walang Carolina Innocencio dito. Pero nasabi na sa kanila ng gwardiya nang nasa litrato'y dating dito nagtatrabaho. Subalit ibang pangalan. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Nakuha nila sa personal department ang file mo. Malakas ang kutob niyang pinuntahan siya ng mga ito. Sa dati niyang tinitirhan, lamang ay hindi siya naabutan. Muntik-muntika na siya kung ganun. Bakit ibang pangalan mo? Mahabang kwento, Liza. Nakita ka nila? Wala na sana ako ngayon sa harapan mo. Yung mga naghahanap sa akin, mga tauhan ni Papa. Lumayas ako sa amin. Napilitan ako magpanggap sa ibang pangalan. Ano? Walang ibang nakakaalam nito, Liza. Ikaw pala. Maging si Kent. Kent, yung ama ng asawa ko. Napilitan akong aminin sa kanyang totoo na siyang ama ng anak ko. Nagipit ako. Walang maulingan. Siyang sumusuporta sa pangangailangan namin ngayon ng aking anak. Nagsasama kayo? Hindi, sinusuporta lang niya kami. Wala kaming relasyon. Gusto niyang suportahan ang anak niya, ganun lang. Tapos binili niya kami ng bahay. At least hindi siya katulad ng ibang lalaki na walang pakialam sa kanilang anak sa ibang babae. May paninindigan at may sense of responsibility. Nagtaka siya sa biglang pananahimik ng kaharap. Pero ang kanyang asawa, nag-uusap na raw sila and susustentohan ni Kent ang anak niya sa akin. Good compromise.
Nakakaintindi rin palang kanyang kabiyak. Tila natanggalan ng alalahanin si Liza. Saan ka naman niya binilin ng bahay? Sinabi niya na laki ang mga mata nito. Lugar na mga rich and famous yun ah. Hindi ito makapaniwala. Malapit lang pala dito. Pero teka, bakit ka lumayo sa inyo? May trabaho ka? Make it short. Dahil ipapakasal ako ni Papa sa lalaking wala akong gusto. Kaysa makasal sa taong yun, minabuti kong lumayas sa amin. And it's nearly 3 years ago. Susmi! Saglitong nag-isip. Anong gagamitin mo pangalan bilang ina na anak mo? Hindi ba dapat ay yung totoo? Baka kasi magkaroon ng problema pagdating ng araw. Actually, plano ko nang sabihin kay Kent ang totoo tungkol sa tunay kong pagkatao. Sa tingin ko naman, wala akong dapat na ipaliwanag sa kanya. Kailan mo sasabihin sa kanya? Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo. Siguro bukas o hindi kayo sa makalawa. But definitely, bago mabinyagan si Kurt, masasabi ko na sa kanyang totoo. Kurt? Yun ang pangalan ng bata? Si Kent ang nagpangalan. Magandang pangalan. Kung sigurado na sa katapusan ng binyag, ibigay mo sa akin ang address at contact number mo. Para matawagan kita kapag nakalibri ako. Pagdating ni Sarah sa bahay ay nandoon na si Kent. Nagtaka siya, bakit kaya umuwi ito? Ang lalo pang ikinagulat ay nang usisain siya nito kung bakit noon lang siya nakauwi. Naninita ka? Sunod-sunod ang pag-iling nito. May karapatan ba ako? Nagtaka lang kasi ako, inaabot ka ng alas 12 sa groserya. Dagdagan pang sa labasa lang naman ng grocery store. Pumunta pa ako sa post office, kaya ngayon lang ako nakauwi. Ikaw, hindi ba't pumasok ka sa trabaho? Siya naman ngayon ang sumita dito. Umuwi ako para magtanghalian. Kumain ka na ba? Nagulat man, tinanong na lang niya ito. Yun ang unang pagkakataon na umuwi ito doon para kumain lang ng tanghalian. Lumabas mula sa komedor si Julie. Hindi ka pa nakakakain? Baling niya kay Kent nang sabihin ng katulong na nakahanda ng kanilang tanghalian. Bakit kailangan mo pa akong hintayin? Wala akong kasabay. Tumayo to. Halika na, alam kong gutom ka na rin. Nakangiti nitong sabi. Isa pa, sanay na akong kasabay ka sa pagkain. Kumuridibdib ang puso niya, ngunit alam niyang walang pangakong magandang bukas ang tinura nitong yon. Wala rin siyang makitang dahilan para magkaroon ito ng puwang sa buhay niya. Nadapa na siya at ayaw na niyang mangyari yon. Kung ano man ang kanyang nararamdaman sa taong ito, sasarilinin na lamang niya. Baka pagtawanan pa siya nito. Hanggang kailan ka mananatili dito? Kumakain na sila nang itanong niya yon. Hindi mo na ako kailangang bantayan. Malawalhati kong naisilang ang sanggol. Uwi na ako ngayon sa amin. Tumango siya. Mabuti. Ang sabihin kanyang bibig ngunit hindi na ang kanyang puso. Gayon pa man, mabuti na yon. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipagdadamot sa'yo si Kurt. Alanganin tong ngumiti, naninikip ang dibdib niya. Pwede mo siyang bisitahin kahit na anong oras. Kapag nagkaisip na siya, pwede mo siyang maipasyal. Salamat. Tinapos na ni Kent ang pagkain, tumayo na rin siya. Hindi na ako magtatagal, may babalikan pa akong trabaho sa opisina. Subalit bago tuluyang umalis, tinungo nito silid ng anak. Kahit na naiwan siya sa sala, alam niyang pinanggigigilan na naman ni Kent ang sanggol. Kung pwede nga lang ba nitong dalhin ang anak sa trabaho, malamang na ginawa na nito. Subalit nagtaka siya, dumating na ba si Diana galing sa Amerika? Sa bagay, wala namang nababanggit sa kanya si Kent, nahihiya naman siyang magtanong dito. Higit sa lahat, wala naman itong nababanggit tungkol sa relasyon nito sa asawa. Hindi naman nila napag-usapan ang tungkol sa pagsasama ng mga to. Pagkaalis ni Kent, pumanhik siya sa nursery. Naabutan niya si Julie pinapalitan ng diaper si Kurt. Siya nang nagpatuloy noon, habang kilig ang anak, pinakatitigan naman niya to, nakuha nitong mukha ng ama. Marami kang babaeng paiiyakin sa loob-loob niya. Subalit natigilan siya nang maalalang sinabi sa kanya ni Liza. Tama palang naging pasya niya na tanggapin ang alok ni Kent na bahi at tulong. Kung nagtagal pa siya sa dating tinitirhan, walang dudang naabutan siya doon ng mga tauhan ng ama. Naibalik na sana siya ng mga ito sa kanilang asyenda. Subalit ang alam niya hindi titigil ang ama na maibalik siya sa kanila. Hindi ito susuko kasama ni Idan Bustamante. Mas makakabuti kung hindi siya maglalabas ng bahay. Ang ipinagtataka lang niya, bakit ganun na lang ang hangarin ng ama na may pakasal siya kay Idam. Wala naman itong ipaniliwanag sa kanya, basta gusto lang na maging manugang si Idam. Kung tutuusin, kumukhang pagbabasehan, kapansin-pansin ang binata, marami ang naghahangad na mapansin nito. Pinapansin naman subalit siya talagang handang pakasalan. Formal siyang niligawan ni Idam. Dibdiban pa nga,
but not conventional courting. No flowers, no chocolates. Ang masagwa pa sa lahat, puro hayop ang mga pinag-uusapan nila. Lalong-lalo ng kabayo. Sugarol din si Adam. Kaya kung saan-saan sa bunganto pumupunta. At marami itong alagang mga panabong. Wala itong pinagkaiba sa ama niya. Yun ang pinakaayaw niya sa mapapangasawa. Gising pa si Kurt na dumating kinagabihan si Kent. Ito kagad ang pinagtuunan ng pansin ng lalaki. Nilibang ng nilibang ang sanggol na animoy naunawa ng pangungulit ng ama. Ngiting-ngiti si Kurt. The toothless grin sa kinararoonan, lihim na minamasdan ni Sarah ang mag-ama. Kahit paano, maswerte pa rin ang anak niya. May kikilalanin itong ama. Ibinigay lamang ni Kent ang anak kay Julie nang kakain na sila. Subalit gising pa rin ang sanggol pagkatapos nilang kumain. Kaya muli itong kinuha ng lalaki sa katulong. Sa wakas, matutulog na siya. Sambit ni Kent nang makitang humikap at uminat ang sanggol. Kinuha naman ni Sarah ang anak dito at dinala sa nursery room. Subalit sumunod sa kanila si Kent. Inayos nito ang sapin ng crib. Hinalikan muna ni Sarah ang anak bago. Puno naman ang pag-iingat na nila pagto. Sabay nilang nilinisan ang silid. Gusto na rin niyang magpahinga. Inaantok na rin siya. Kung tutuusin, masyado pang maaga para magpahinga. Good night. Tila nabigla naman si Kent. Kapag kuwan ay tumango na lang ito. Sa pagkakataong iyon, kaagad itong tumalikod. Hindi na nga has na halikan siya. Very disappointed naman si Sarah. Inaasahan pa naman niyang he'd bid her good night with a scorching kiss. She was anticipating that for the last time. Mangangahas tong halikan siya. Subalit lihim naman siyang nagpapasalamat nang hindi siya nito hinalikan. Para baga siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Hindi nagsamantala ang lalaki. Ang masama nga lang. Nagabing yun na hindi siya dalawin ng antok. Hindi niya alam kung bakit, pero isa lang ang sigurado niya. Nalulungkot siya sa paglipat bukas ni Kent. Hindi alam ni Sarah kung anong oras siya nakatulog. Masakit ang kanyang ulo nang magising siya. Nagpapatunay na kulang siya sa pahinga. Pagkatapos mag-almusal, umalis na si Kent. Dala ang traveling bag nito. Subalit na-discovery niyang hindi nito dinala lahat ng mga gamit nito. Meron pang naiwan sa kwartong ginagamit nito. Bakit? Binasag ng tunog ng telepono ang pag-iisip niya. Hinayaan niya si Julie ang umangat ng aparato. Si Liberty raw, mabilis pa sa alas 4 ang kanyang kilos. Kamusta ka na? Nakapanganak na ako. Kurt ang pangalan. Kurt Kid Limhuko, pagbabaligtan niya sa kaibigan. Congratulations sa'yo. Alam kong nanganak ka, sabi sa akin ni Kent, sabi ni Liberty. Mukhang mabait naman siya. Matagal din kami nag-uusap. Mabait naman talaga siya. Hindi lang ngayon masabi sa kaibigan. Lovable din. Siya nga pala, nagpadala ako ulit ng pera. Huwag mo na akong intindihin. Wala akong pakialam kung mayaman man ang Kent na yon. Hintayin mong notice na magagaling sa bangko. Huwag kang mag-alala. Wala kang dapat ipangamba tungkol sa kalagayan ko rito. We're okay. Alam mo, hindi mo kailangan padala ng pera. Hindi naman ako kinakapos eh. Gayong naipadala mo na, may magagawa pa ba ako? Pero huwag ka na magpadala pa. Hayaan mo na. May katagalan din silang nagkwentuhan, nagkamustahan. Pagkaraan, dinala na Sarah ang anak sa labas sa may garahe. Para magpahangin, ang hindi niya inaasahan ay may tumigil na kotse, mismong sa tapat ng bahay. Gayon na lang ang kanyang gulat na makilala kung sinong sakay nun. Good morning, Sarah! Kinabahan siya. Diana? Ngumiti ang babae. Mabuti naman at kilala mo na ako. Kung tutuusin, isang beses pa lang tayo nagkita. Maliit pa lamang ang tiyan mo noon. Anong kailangan mo? Napansin niya nakatingin ito sa anak niya. Manggugulo ba to? Hindi niya nagustuhan ang nababasa niya sa mga mata ng babae. Tama bang yan ang itanong mo sa akin? Nahigit niya ang paghinga. Hindi man daretsyahan, pero naroon ang himig ng insulto sa tinig ng babae. Lumapit ito sa kanila tinawakan ang kamay ni Kurt. Manang-mana sa ama. Natamemi siya. Hindi malaman kung anong sasabihin. Kagyat naman itong binitawan ng kamay na sanggol, muling ibinalik ang atensyon sa kanya. Hindi mo malang ba ako patutuloyin sa bahay mo? Matindi ang pagkakadiin nito sa salitang bahay mo. Lumalabas na hindi nito nagustuhan ang pagbigay ni Kent sa kanila ng bahay. Panganib ka agad ang naamoy ni Sarah. Pero naisip niyang asawa ito ng ama ng kanyang anak. Isa pa, kabastusan nga naman kung doon sila mag-uusap. Pinatuloy niyang babae. Nice house! Nilibot ng paningin itong kabuuan ng bahay. Sa bagay, panganay niya si Kurt.
Understandable yun. Sa panig ko masakit pero inintindi ko siya. Ano nga naman sa tingin niyang nararamdaman ito? Wala itong pinagkaiba na niloko ng asawa. Pilit man, nilagay niya ang sarili sa posisyon nito. Hindi mo masiguro pinangarap na maging kerida, Sarah? Na mangwasak ng buhay ng mag-asawa. Umiba ang timpla ng pananalita ni Diana. Napakunot noo siya. Ginagap ni Diana ang kanyang mga palad. Alam mo bang proud na proud si Ken sa pagbibigay mo sa kanya ng anak? Hindi mo lang siguro alam kung paano mo siya pinaligaya. Bumangon ang kaba sa kanyang dibdib. Ikaw, dalaga, makakasira sa iyong malamang isa kang disgasyada, Sarah. Pagpapatuloy ni Diana. Alam kong hindi madali para sa iyong hihilingin ko. Ano? Ibigay mo sa amin si Kurt. Pinagpawisan siya ng malapot. Kasunod doon ay nahilan niyang palad. Para siyang binuhusan ng mainit na tubig. Pasong-pasong pakaramdam niya. Parang tuta. Sunod-sunod ang pag-iling niya. Imposible yun. Anak ko, ang hinihingi mo. Sorry Diana, pero hindi kita matutulungan. Humiling ka na lang ng iba, huwag lang ang aking anak. Kontrolado ang tinig na pahayag niya, hindi naman natinag si Diana. Mamahalin ko si Kurt na parang isang tunay na anak. Pilit nitong pangungumbinsi sa kanya. Wala kang dapat na ipag-alala. Napailing siya. Sisirain mong pagsasama namin. Nagkakamali ka, wala sa plano ko yun. Bigay sa akin ng Diyos si Kurt, kaya hindi ko siya pwedeng ibigay sa'yo. Maging kay Kent. Siyempre, dahil gusto mo pakasamahan ka ni Kent. Magsasama bilang mag-asawa. Gagamitin mong bata para tuluyan mong maagaw sa akin ang asawa ko. Nangiinsulto na to. Damang-dama ang pagkatalo. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Bumangon na rin ang galit sa dibdib ni Sarah. Kung nagkakaroon man kayo ng problema, huwag ka man dami ng ibang tao, lalong-lalo na ako. Ikaw ang tinik sa lalamunan ko. Puno ng lasong asik ni Diana. Kayo na anak mo, inaagaw niyo siya sa akin. Sa tingin mo ba'y uupo na lang ako sa isang tabit pagmamasdan ng unti-unting pagguho ng aming pagsasama? Biglang tumayo si Sarah. Mali ang punong kinakahulan mo, Diana. Pasensya na pero hindi talaga kita matutulungan. Tinawag niya si Juliet, binigay dito ang bata. Tinungo niyang pinto at binuksan yun. Matalim na tingin ang pinukul sa kanya ni Diana bago ito nagdesisyong umalis. Naroon ang pagbabanta sa anyo nito. Napapailing na sinundan na lamang niyang tingin ang papalayong asawa ni Kent. Pakaramdam niya'y sinisilaban siya. May planong masama sa kanila si Diana. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang ngit-ngit na nilika ni Diana. Sa dibdib niya'y muli siyang nagkaroon ng hindi inaasahang bisita. Nang tumunog ang doorbell, abala sa paglalabas si Julie kaya siya ang lumabas. Kamukha't mukha niya'y pagbukas niya ng pinto. Si Alfredo ang kanya na pagbuksan ng pinto, ang kanang kamay ng ama sa asyenda. Napaatras siya. Anong ginagawa mo dito? Ngayon takutan man, nakita niyang bukas ang gate. Hindi niya naisarang umalis kanina si Diana, kaya nakapasok ito doon. Sinusundo kita, senyorita. Nakita niyang hindi nag-iisa si Alfredo. May kasama itong dalawang lalaki na kagat niya nakilala. Mga tauhan ng ama. Bago pa man niya naisarang pinto, nakakilos na si Alfredo. Bitawan mo ko! Nahawakan siya nito sa braso. Kagat naman siyang nanlaban, subalit may sinaksak itong panyo sa kanyang ilong. Nung una matinding ginawa niyang pagpalag. Sorry, senyorita. Ano ba? Huwag ka nang manlaban, subalit ng malanghap ang kemikal na nasa panyo. Nang hinang pakaramdam niya. Naniliyo siya, unti-unting dumidilim ang kanyang paligid. Damang-dama naman niya ang takot, dumating ng sandaling kinatatakutan niya. Sa sandaling iyon, wala na siyang magagawa. Walang pwedeng tumulong sa kanya. Sa nandidilim na isipan, naalala niyang anak, subalit nilulugmok na siya ng kahinaan. Hindi na siya makakatakas pa. Wala na siyang magagawa pa. Kent! Kent! Kakatwaring naisip pa niya ang lalaki. Inaasahan ba niyang tutulungan siya nito? Masyado na yata siyang nagiging dependent sa asawa ni Diana. Hanggang sa tuluyan ang bumigay ang kanyang katawan at isipan, hindi na talaga niya matatakbuhan pa ang galamay ng ama. Sukol na siya. Kadiliman. Masakit ang ulo ni Sarah nang magmulat siya ng mga mata. She was strapped on a chair, subalit walang tali ang kanyang mga kamay. Sa bewang lamang niya, may nakita siyang bintana. Sumilip siya roon. Bakit ulap? Lumilipad sila? Natigagal siya. Ibig sabihin, lulan sila ng eroplano. Gising ka na pala, senyorita. Alfredo? Kinakabahan niyang sambit.
Nakapwesto to sa unahang upuan. Napansin din niya may kaliitan ng eroplano. Hindi yon commercial flight. Ilang sandali na lang at lalapag na tayo. Kampanteng sambit ni Alfredo. Hinihintay na nilang ating pagdating, senyorita. Siguradong matutuwa sila oras na makita ka. No. Namuuna ang luha sa magkabila niyang mata. Alfredo, please. Ibalik niyong eroplano. Para mo ng awa, ibalik niyo na ako sa Manila. Paumanhin. Pero hindi namin magagawa yon, senyorita. Matagal ka rin naming hinanap. Buti na lang at may nakapagturo sa iyong kinaroroonan. Sino? Hindi na mahalaga yun. Pagkibit-balikat nito. Alam mo bang tuwang-tuwa si Senyor Marco nang malamang iuuwi ka na namin ngayon? Ang ama niyan tinutukoy nito. Ganon din si Senyorito Adam. Naikuyom niyang mga kamao, kumilos si Alfredo, tinanggal nitong seatbelt niya. Kasunod nun, naisubsob niyang mukha sa mga palad. Subalit, bago pa man pumatak ang kanyang luha, naalala niyang kanyang anak, naalarma siya. Bigla siyang tumayo. Aapat lamang silang pasahero ng eroplano. Hindi niya makitang anak. Nasaan ang anak ko? Nangunutang noon ni Alfredo. May anak ka, senyorita? Bakit? Nag-asawa ka na ba? Natigilan siya. Ibig sabihin, hindi ginalaw ng mga ito ang kanyang anak. Hindi alam namang itong nanganak siya. Subalit hindi niya makuhang mapanatag. Hindi niya masigurado kung ligtas ang kanyang anak. Subalit sa isiping may iwan ang sanggol sa pangangalaga ni Kent, kikilalaning ina ng bata si Diana. Muli siyang napaupo. Hindi na siya nakakapag-isipan ng maayos nang maramdamang pababa na ang eroplano. Ilang sandali lang at marahan na ang kanilang usad sa runway. Nasa Negros na sila. Tumigil ng eroplano. Inalalayan siyang tumayo ni Alfredo. Hindi na siya nito binitawan, na para bang naniniguradong hindi siya makakatakas. Pagbaba nila ng eroplano, nakita ni Sarah ang kotseng naruroon sa tarmac. Kotse yun ni Adam. Sila ang hinihintay noon. Doon siya hinila ni Alfredo, labag sa loob na sumakay siya. Kailangan ay makapag-isip siya. Hindi niya basta-basta na lang iitsapwerang anak. Hindi niya papayagang si Diana ang kilala ng ina ni Kurt. Subalit anong kanyang gagawin? Pinagitnaan siya ng dalawang kasama ni Alfredo. Samantalang sa tabi naman nito ang driver na pumwesto. Sinisiguro ng mga ito na hindi siya makakatakas. Umusad na ang kotse. Naikuyom naman niya ang kanyang mga kamao. Think faster. Oras na makarating sila sa asyenda. Wala na siyang pag-asang makatakas pa. Dapat ngayon pa lang, habang malayo pa sila sa kanilang patutunguhan, ay malansin niya ng mga to. Malayo-layo na sila sa airport nung mapansin niyang may backup sila. Nakita niya ang kotse ng ama sa likuran nila. Subalit hindi niya matukoy kung ang papa niya ang nagmamaneho nun. Kailangan kong magpunta sa CR Alfredo. Sorry, senyorita, pero hindi ko kayo mapagbibigyan. Pigilan niyo na lang. Matalas din ang isipan ng kanang kamay ng ama. Alam kong katusuhan niyo. Alfredo! Umiling lamang ang lalaki. Gusto mo bang dito ako umihi? Pigilan niyo na lang. Susmi, malayo pang asyenda. Hindi po pwede. Mahigpit ang habilin sa amin. Oras na makasakay ka na ng kotse. Huwag ka nang pabababain pa. Dahil oras na makatakas ka, papatayin kami ni Senyor Marco. Hindi naman ako tatakas eh. Subalit nagmatigas si Alfredo. At wala siyang nagawa. Hindi niya ito napilit. Tuloy ang kanilang biyahe. Alerto naman ang mga katabi niya. Hindi talaga siya bibigyan ng chance ang makatakas. Makaraan ng isang oras na biyahe, papasok na sila sa Hacienda de Laida. Awa sa sarili at sa anak ang naramdaman niya nang tumapat sa kanilang bahay ang sasakyan. Nasa balkonahe ang kanyang mga magulang. Naroon din si Adam, si Darla. Sinalubong siya ng yakap ni Senyora de Laida, ang kanyang mama. Buti naman at walang nangyari sa'yo. Kamatayan ko itong pagbabalik nila sa akin dito. Niyakap din niya ang ina. Pumiyok na siya. Kamatayan kong sandaling hinihintay ni Papa. Narinig yun ni Senyor Marco. Anong kamatayan ang sinasabi mo? Matigas na sambit nito. Kamatayan bang matatawag na sinisigurado ko lamang ang kinabukasan mo? Pumatak na ang kanyang luha. Kamatayan bang matatawag ang maging kabiyak ni Adam? Pagpapatuloy ni Senyor Marco. Sige na, dalhin niyo na siya sa kanyang kwarto. Huwag palabasin hanggat wala akong utos. Dinala siya ni na Alfredo sa kanyang silid. Sasama sana sa kanya ang ina, subalit pinigilan ito ng papa niya. Bago siya ipinasok sa kwarto niya, nakita niyang may kandadong pinto sa labas. Hindi rin niya magagamit ang bintana dahil nilagyan ng grill.
Pinaghandaan talaga ang pagdating niya. Wala na talaga siyang kawala. Tumayo siya sa may bintana, bumalong na naman ang kanyang luha habang tinitingnan ng malawak nilang lupain. Ngayon pa lang, namimiss na niyang kanyang anak. Nang sumunod na araw, muling nagkaharap sina Sarah at Senyora Delayda. Ang ginang ang nagdala ng kanyang tanghalian sa pagkakataong iyon. Kagabi, katulong ang nagdala ng hapunan niya. Hindi kaagad lumabas ang ina. Naupo ito sa gilid ng kama. "Sige na, iha, kumain ka na." "Ma, tulungan niyo ako makatakas." "Imposible yan, anak. Ni hindi nga ako pinapayagan ng ama mo na pumasok dito. Pinilit ko lang." "Sa pagkakaalam kasi niya, tinulungan kitang makaalis noon." "Wala akong pagtingin kay Adam." "Kumain ka na muna." Umiling siya. "Darating mamayang mga magulang ni Adam, iha." Muling nagsalita ang ginang. "Ako nang nakikiusap sa'yo para matapos ng gulong ito. Pakiharapan mo sila ng maayos." "Ma!" Muling pag-uusapan ng araw ng inyong kasal. Namula muli ang kanyang mga mata, iiyak na naman siya. "Ma, alam niyo naman siguro nagsilang ako. Hindi na ako karapat dapat kay Adam." Tumangutang ang ginang. "Sa totoo lang, napag-usapan na namin ang tungkol sa bagay na yan. Subalit walang pakialam si Adam kung nagsilang kami ng 10. Diyos ko, ganun kanya kamahal. Ano bang pinakain ni Adam kay Papa? At ganun na lang ang pagpuporsige niyang makasala ko sa taong yun." Alam niyang may iba pang dahilan. Nagpakawalang na malalim na paghinga ang ginang. "Ma!" Untag niya sa ina. "Okay, okay." Tumangutang si Senyora Delayda. "Hindi ko ito dapat nasabihin sa'yo. Pero ganyang mapilit ka, ipagtatapat ko na sa'yo. Para kahit papaano ay maunawaan mo ang iyong utang natin sa mga Bustamante." "May utang tayo sa kanila?" Hindi siya makapaniwala sa nalaman. "Paano tayo nagkaroon ng utang sa kanila?" Sa pagkakaalam niya, performing business naman ang kanilang asyenda. "Anak, nagkaroon tayo ng asyenda dahil sa pagiging sugarol ng papa mo." Malungkot na sambit ni Senyora Delayda. "Lahat ng pag-aari natin ay sugal ang pinagmulan." "Ibig niyo sabihin, nagkautang tayo sa mga Bustamante dahil natalo si Papa sa sugal?" Nalaki ang kanyang mga mata sa natuklasan. Tumango ang ginang. "Mahigit 10 milyon ang utang natin sa mga Bustamante. Partikular na kay Adam, Sabong at Karera. At yun ang hinihinging kabayaran ni Adam." "Pambayad utang ako?" "Anak, sa kasalukuyan, nakasangla na rin sa bangko itong asyenda. Katunayan, nagbigay na ng palugit ang bangko. Kalahating taon, kapag hindi natin yun mabayaran, iilitin nilang ating mga ari-arian." "No, lubog sila sa utang. Kapag nagpakasal ka kay Adam, tutubusin nila itong asyenda. Mananatili ito sa atin. Wala na tayong magiging problema pa." "Labagman sa kalooban ko, ay hindi ko kayang sawatain ang desisyon ng iyong papa." "Hindi ho ba kumikita ng asyenda?" "Kumikita, pero hindi naman lingit sa iyong pagiging sugarol ng papa mo. Sa ngayon, kung mananalo man, kulang pa yun sa mga talo niya para maibalik ang puhunan sa asyenda." Hindi siya makapag-isip sa nalaman. Ganun ho ba kahalaga sa kanya ang pera? "Anak, pinalaki ka sa luho ng papa mo. Hindi siya naging maramot sa iyo. Lahat ng ginusto mo, ibinigay niya sa iyo. Sa bagay bang ito hindi mo siya kayang pagbigyan?" Natigagal siya. "Saan tayo pupulutin kung tuluyang mawala sa atin tong asyenda? Aminado kaming hindi mo nga mahal si Adam, pero kapakanan namin ang iniisip mo. Sa piling niya, tuloy-tuloy ang pagiging buhay, Reyna mo." Hindi siya makasagot. "Sana'y nauunawaan mo kami." Noon tumayo si Senyora Delayda, iniwan na siya doon. Dinig na dinig pa niyang kalansing ng kandado sa pinto. Nablangko ang kanyang isipan. Natigagal siya sa mga nalaman. Naghihirap na pala sila. Wala siyang kamali-malay at ngayon ay siya ang inaasahang magsasalba sa kabuhayan nila. Nasa mga kamay niya ang pag-asa. Hindi ba niya kayang isaalang-alang ang kaligayahan para sa ama't ina? Kailangan niyang magdesisyon. Dumating kinagabihan ang pamilya Bustamante. Nabigla si Darla nang siyang sumundo sa kanya nang mapasukan siyang kontodo na kabihis na. Napansin naman niyang pagkagulat na gumuhit sa maganda nitong mukha. "Tama bang naiisip ko? Wala na akong kawala pa." Kasunod noon ang paghinga niya ng malalim. "Napaka-ingrata ko namang anak kung hindi ko sila tutulungan sa kinakaharap naming krisis." "Nawawalan ka na ng pag-asa?" Nagtaka naman siya. "Wala nang ibang paraan pa, Darla.
Hindi ko kayang isipin na matutulog tayo sa kalsada. Kung noon ko pa ito nalaman, wala na sanang marami pang nangyari. Paanong anak mo? Makikipag-bargain ako kay Adam. Na ano? Nakunin namin ang bata na tanggapin niyang anak ko sa ibang lalaki na siya ang kikilalaning ama. Sa tingin ko naman papayag siya. Paano kung ayaw pumayag ng ama ng anak mo? Naisip na niya yun. Malaki ang resources ni Adam. Malaki ang may tutulong nun para makuha nilang bata kay Kent Limhuko. Hindi siya papayag na mawala sa pangangalaga niya ang anak. Paano kung ayaw pumayag ni Adam? Muling nagsalita si Darla. Siyempre, anak yun ng ibang lalaki tapos siya magpapalaki? Malaking insulto yun sa kanya. Hindi ko makuhang punto mo, Darla. Bigla niyang nasambit. Apektado ka rin kung hindi ako magpapakasal kay Adam. Gusto mo bang matulog sa kalsada? Ulila na sa mga magulang ang pinsan. Kasabay niya itong lumaki. Pamangkin ito ng papa niya sa nag-iisang kapatid. Kapatid ng turing niya rito. Tayo na, hinihintay na nila tayo sa sala. Any moment now, maghahaponan na tayo. Bagkos ay nasabi nito. Iniwasan itong biglang magtagpo ang mga mata nila. Naguguluhan man sa inaakto ng pinsan, sumunod siya dito. Pababa pa lamang sila nang hagdan ay natuon kaagad ang pansin niya kay Adam. Napansin niyang kakaiba nitong ngiti nang makita siya. Nakatutok naman sa kanya ang pansin ng kanyang mga magulang at ng mag-asawang Bustamante. Kapansin-pansin na mabuti ang ngiti ng papa niya. Parang nabunutan ito ng tinik, maging ang kanyang mama ay maliwanag ang mukha. Alam nitong magandang ibabalita niya. Magandang gabi ho sa inyo. Bahagya niyang tinanguan ang mga magulang ng binata. Alumpihit ng ngiti naman ang binigay niya kay Adam. Noon naman tumayo si Senyor Marco. Ang mabuti pa kaya ay dumiretso na tayo sa komedor. Mag-dinner na muna tayo. Kumpadre, kumadre, doon na ho tayo sa komedor. Sinugundahan ni Sarah ang tinurang iyon ng ama sa kanilang mga panauhin. Tumayo ang mga magulang ni Adam, kasunod ang lalaki. Lihim siyang napaigtad nang maramdaman ang kamay ng lalaki sa kanyang siko. Inalalayan siya nito. Kahit na tila napapaso siya, hinayaan na lamang niyang kamay nito doon. Tumungo sila sa komedor. Nagkaroon ng sigla ang pagtitipon nilang iyon sa komedor. Habang kumakain, naging paksa ang tungkol sa kasal nila ni Adam. Kung kailan muling itatakda ang pag-iisang dibdib nila. Ayoko nang matagal na paghahanda, na isa tinig yun ang binata. Gusto ko'y makasal kami kagad. Sapat na sigurong isa o dalawang linggong paghahanda. Walang problema. Segunda ni Senyor Marco. 2 weeks from now, dapat ay matutukan to ng maayos. Bitin ng dalawang linggong paghahanda. Pero kayang-kaya. Sa ngayon, hindi pa maisatinig ni Sarah ang kanyang plano. Nakiayon na muna siya sa plano ng mga to. Sa muling pagbabalik doon ni Adam, kakausapin niya ito ng maayos. Napansin niya ang sarap ng ngiti ng binata. Kung ilang beses pa nga nitong pinisil ang kanyang palad. Kahit na alumpihit, ngumingiti na lamang siya. Siguro'y natututunan din niya itong mahalin. Time will tell. Natuwa si Sarah nang makita si Kent. Sinugod niya ito ng yakap. Ikinulong naman siya nito sa matitipunong braso at inangkin ang kanyang mga labi for a disturbing kiss. Kasunod nun ay binuhat siya nito habang magkahugpong ang kanilang mga labi. Marahan siya nitong nilapag sa kama. Kinubabawan siya at muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Kung kailan lasing na siya sa mga halik ni Kent, ay naramdaman naman niyang bumukas ang pinto. Bumangon siya para magulat. Noon niya napagkurong panaginip lamang ang lahat. Maliwanag ang ibig sabihin noon. Hinahanap-hanap ng puso't katawan niya si Kent. Nasasabik siyang makita ang lalaki. Ito ang mahal niya. Subalit kahibangan yun. Very much married ito kay Diana Kuwangko. Kung ano man ang nararamdaman niya sa lalaki, kailangan ngayon pa lang ay kalimutan na niya. Butit gising ka na, iha. Si Senyora Delayda yon. Ito na nagbukas ng pinto. Ang pumutol sa maganda niyang panaginip. Binuksan nito ang mga bintana, mataas na pala ang sikat ng araw. Mabuti naman at nakapagdesisyon ka na, iha. Tumabi ito sa kanya sa gilid ng kama. Pero sana, huwag ka magtatanim ng galit sa papa mo. Huwag na natin pag-usapan ang bagay na to, ma. Naging tugon niya. Hindi niyo ko pinabayaan ni papa. Tinamasa ko rin ang ginhawang na panalunan niya sa sugal. Kaya makikiisa rin ako sa pagkatalo niya. Wala nang pag-asang maiwan niya ang pagsusugal, anak, pero nagkausap na kami ng masinsinan. Susugal siya pero meron ng limitasyon. Nangako naman siya na kung mapaglalabanan niyang pagkati ng mga kamay, hindi na siya magsusugal.
Marahan siyang tumango. Sanay siyang malamang nasa sabungan ito o hindi kayo nasa karera ng mga kabayo. Sa dalawang bisyon na lulong ang papa niya, kung saan saan lugar ito dumadayo para lang makapagsabong. Napatingin sila sa pinto nang may kumatok. Kasunod nun ay pumasok si Darla. Alumpihit ang ngiti nito nang pumasok. Sinabing dumating si Adam. Marahan siyang tumango. Hinihintay niyang pagdating ngayon ni Adam. Hindi sila nakapag-usap ng sarilinan kagabi. Ngayon niya sasabihin sa lalaki ang plano niya. Susunod na ako. Lumabas na ang ginang. Alumpihit namang sumunod si Darla. Napapailing siya nang maiwan. May napupuna siyang kakaiba sa pinsan para bang ayaw nitong maikasal kay Adam. Sa bagay, nakaalis siya sa asenda noon dahil na rin sa tulong nito. Subalit, ano ang dahilan ni Darla? Hindi niya alam ang sagot sa kanyang tanong. Minabuti niyang pumasok sa banyo para maligo. Tapis na siya nang may maisip. Paano kung hindi pumayag si Adam sa hihingin niyang pabor? Nadismaya siya nang buksan ang pinto. Nakakandado yun sa labas. Sa kabila ng pagpayag niyang magpakasal kay Adam, naninigurado pa rin ang kanyang ama. Kumatok siya. Makaraan lang ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Alfredo ang nalabasan niya. Bahagya itong yumuko nang makita siya. Sinalubong naman siya ni Adam sa hagdan. Pagkahawak nito sa kamay niya para siyang sinisilaban. Sa kabiglaanan, hinila niyang kanyang kamay. Nagulat man ang lalaki, nagkibit-balikat na lang ito. Umupo sila sa sofa. Hindi sinasadya, nagagat siya ng paningin. Natigilan siya nang makita si Darla na nakadungaw sa kanila. Basta lamang itong nakatingin sa kanila, subalit mababanaag niya ang lungkot sa mukha ng pinsan. Para bang nahihirapan ito habang tinitignan sila ni Adam? Napatingin siya sa binata, pero wala atensyon nito kay Darla. Sa kanya ito nakatingin, titig na titig. Nagpapahiwatig na mahal talaga siya nito. Kamusta ka na? Mabuti, ngumiti ito. Hindi mo lang alam kung gaano mo ko pinaligaya, Carolina. Hindi ka magsisisi sa pagpapakasal sa akin. Paliligayahin kita sa abot ng aking makakaya. Carolina, matagal nang walang tumatawag dun sa kanya. Nakalimutan na nga niya. Carolina nga pala ang tunay niyang pangalan. Ako na nga pala si Carolina Innocencio ngayon, hindi na si Sarah Carbonell. Meron sana akong ipapakiusap sa iyo, Adam. Kinalma niyang damdamin. Kailangan niyang maisatinig yun. Huling pakiusap? Ano yun? Hindi naman siguro lingid sa iyo nagkaroon ako ng anak habang nagtatago. Nakita niyang tumigas ang anyo nito. Isang pangit na katotohanan yun para kay Adam. Maging ang pagkuyom ng mga kamao nito, bigla namang gumapang ang takot sa kanyang dibdib. Kung pagbabatayan niya ang ekspresyon ngayon ng lalaki, wala siyang maasahang pagsang-ayon mula dito. Subalit ayaw niya maging negatibo. Dahil oras na hindi ito pumayag, wala siyang magagawa. Ang mag-asawang Kent at Diane ang magpapalaki kay Kurt, ang mga itong kikilalaning mga magulang ng anak niya. Ngayon pa lang parang pinipiga ng kanyang puso. Hindi maaari ang ganun. Tangi siya lang ang may karapatang magpalaki sa anak niya. Siya lang ang kinikilanang ina ni Kurt, hindi si Diana. Go on. Adam prodded her, watching her cautiously. Kahit papano, nabuhayan siya ng pag-asa. Naiwan ang anak ko sa Maynila. Ngayon, anak ko siya, Adam. Dugot laman. Hindi ko siya pwedeng basta nalang abandonahin. Siguro naman ay nakuha na nitong punto niya. Bigla itong tumayo. Napansin niyang abot-abot nitong pag-iling, maging ang paghaplos ng mga kamay nito sa muka. Tuliro ito sa ipinapakiusap niya. Ikaw ang kikilalanin niyang ama. Nagpapatawa ka ba, Carolina? Matigas na sambit nito, namewang. Anak ng ibang lalaki ang palalamunin ko. Ang aking palalakihin. Nahigit niyang paghinga. Yun lang naman ang pinapakiusap ko sa'yo. Apila niya dito subalit na natili siyang nakaupo. Wala siyang ibang kikilalaning ama ko, hindi ikaw. Nagpapatawa ka ba? Kasintigas ng batong ang tinig na yun ni Adam. Paano yung ama niya? Sa tingin mo ba, basta nalang isusuko ng taong yun ang karapatan niya doon sa bata? Kilala ba nito si Kent? Tila nabasa naman ni Adam ang nasa isipan niya. Hindi ko kilala personally ang taong yun. Pero batay sa napag-alaman ko, mahal na mahal niyang naging anak niyo. That's true, ngunit hindi niya masabi yun ang harap-harapan kay Adam. Sa takbo ng punto ng kaharap, mahihirapan silang mailayo ang bata kay Kent. Pero wag na muna nating pagtalunan ng tungkol sa bagay na to, Carolina. Pagkatapos ng kasal natin,
haharapin natin ang tungkol doon. Mabuti na yon kaysa inaasahang outright rejection mula kay Adam. May nasisilip siyang pag-asa. Sa ngayon, nakatuon ang pansin nito sa nalalapit nilang kasal. Ayaw nitong sabayan ng ibang aktibidad ang pag-iisang dibdib nila. Ganun ito ka-excited. Subalit ang nakikita niya ay magiging tinik sa kanilang paghahabol ni Adam ay si Kent. Paano nga kung ayaw nitong ibigay sa kanila si Kurt? Sa nakikita niya, walang magiging problema kay Kent kung isusunod ang pangalan nito sa bata. Subalit payag naman kaya si Adam na sundin ang batang apelido ng ama nito? Pansamantala niyang iwinaglit sa isipan ng naturang usapin. Pareho namang mga edukadong tao sina Adam at Kurt. Siguro naman ay may dadaan sa matinong usapan ang lahat. Dumating naman si Senyor Marco bago sila dumulog sa pagkainan. Doon na rin nagtanghalian si Ida. Wala silang pinag-usapan kundi ang posibleng preparasyon ng kasal nila. Sa bayan ng kanilang kasal, ang handaan ay sa kanilang asyenda. Katatapos lamang nilang kumain nang dumating ang hinihintay nilang tatahin ng kanyang damit. Ito rin dati ang sumukat sa kanya noon. Lamang kinagabihan ay tumakas siya. Siguro naman ay wala nang magiging problema. Pumipilanti ka mga daliri ng lalaki. Kilala itong fashion designer sa kanilang lalawigan. Hindi na lamang siya umimik. Habang sinusukatan siya nito, napansin niyang pinakatitigan siya ng pinsan. Hindi na lamang niya ito pinansin. Tanging siya lamang ang sinukatan ni Maki De Nero. Napag-alaman niyang nakahanda na palang mga isusuot ng kanyang mga magulang at maging ni Darla. Inaasahan palang talaga ng mga ito na matutuloy ang kasal nila ni Adam. Hindi naman nagtagal ang designer. Sumunod na nagpaalam ay ang binata. Hindi na siya nagulat nang tawagin ng ama si Alfredo at ipinahatid siya nito sa kanyang silid. Ayaw magbigay ng kumpiyansa ng kanyang papa. Naninigurado itong hindi siya makakatakas pa. Hindi na lamang niya kinontra ang pagdududa nito sa pagpayag niyang makasal kay Adam. Pagkapasok sa kanyang kwarto, naisip niya si Kent. Bakit si Kent? Hindi ba't dapat ay si Kurt ang iisipin niya? Hindi ang ama ng anak? She lamely shook her head. Kamusta na kaya ang kanyang anak? Ano kayang iniisip ni Kent tungkol sa biglaan niyang pagkawala? Malakas ang kanyang kutob na walang kaalam-alam si Julie na pinawersa siya. Iniisip ba ni Kent na inabandonan niya si Kurt? Nahigit niyang paghinga. Bigla siyang may naalala. Sabi ni Alfredo na may nagturo sa kinaroroonan niya. Kaya natuntun siya. Kumunot naman ang kanyang noon nang maalalang asul ang kotseng gamit ng mga ito. Nundukutin siya. Sa pagpalag niya, nakita niya ang kotseng naghihintay sa labas. Ngayon ay nagtataka siya. Sino ang lula ng kotseng maroon na malimit niyang makita doon sa village? Higit sa lahat, sinong nagturo sa kinaroroonan niya? Ikaw bang nagturo sa kinaroroonan ko, Darla? Tanong ni Sarah sa pinsan nang hatiran siya nito ng almusal. Kagabi pa niya ito gustong usisain. Lamang ay katulong ang naghatid ng hapunan. Nagulat si Darla. Nabanggit ni Alfredo na may nagturo sa kinaroroonan ko. Naisatinig niya. Kaya nila ako natuntun. Ikaw ba? Tatlong tao ang pinagdududahan niya. Una, si Diana. Naalala niyang hindi tuumpo sa isang tabit na pagmasdan na lamang ang pagkalugmok ng relasyon nito kay Kent. Inagaw daw nila ng anak ang asawa nito. Pangalawa, si Darla. Pinuntahan siya nito sa pinagtatrabahuhan. Posible ring sinundan siya nito sa pag-uwi. Natatakot siguro itong matulog sa kalsada kaya napilitan tong ituro siya. Panghuli, si Kent. Gusto nitong masol ang bata. Pwede ring nakipagkuntsabahan ito kay Diana para magpalaki kay Kurt para ang dalawang kilalaning magulang ng kanyang anak. Dapat inoon pa sana kita ipinagkanulo nung buntis ka pa lamang. Walang pag-aalinlangang sagot ni Darla. Bakit ko naman gagawin yun? Dahil nalaman mong naghihirap na pala tayo. Kailan ko lang nalaman ang katotohanan yan? Pag-aamin ito. Hindi ako nagkanulo sa'yo. Bigla tong pumiyok. Dahil kabiguan ko rin yun. Anong ibig mo sabihin? Dahil oras na makasal kayo ni Adam, hinding-hindi na ako magiging maligaya pa. Kasunod nun ang pagtulong pinakatimpi-timpi nitong luha. May pagtingin ka kay Adam? He's my first love and my one and only love. Paglalahad nito. Pero ikaw talagang gusto niya. Kaya nga tinulungan kitang makatakas noon para hindi matuloy ang kasal ninyo. Nahigit niya ang paghinga. Gusto man kitang tulungan ngayon para makatakas, hindi ko na yung magagawa pa. Matapos malamang you're doing us a big favor. Tanging ikaw ang makakasalba sa asyenda. Naniniwala siyang hindi nga si Darla ang nagkanulo sa kanya.
Subalit sino kina Kent at Diana? Mismo ang mag-asawa kaya? Pinagkaisahan siya? Sa nalaman mula sa pinsan, nakaramdam siya ng awa. Hindi lang para dito, kundi awang-awa rin siya sa sarili. May nararamdaman din siyang awa kay Adam. Bakit wala siyang pagtingin sa lalaki? Mahal naman ito ni Darla. Ngunit siya naman ang mahal nito. Higit sa lahat, si Kent ang mahal niya. Naalam ng lahat na may asawa na. How ironic. Pagkatapos ang magkakatuluyan naman ay sila ni Adam. Nagkaroon ba kayo ng relasyon? Wala akong pinagkaiba sa mga babaeng nagkakandarapang mapansin niya. Ginamit at pinaglaruan. Akala ko sa pagkawala mo, mababaling ang atensyon niya sa akin. Sorry. Wala kang dapat na ihingi ng paumanhin. Isa kang tagapagligtas ng asyenda. Nakasalalay ang lahat sa mga palad mo. Paumanhin pero wala akong maitutulong. Niyakap niya ang pinsan. Yumakap din ito sa kanya. Sa kanyang balikat, niluwagan nito ang dibdib. Nakiayon naman ang kanyang luha. Nakidalamhati. Dalawang araw na niyang hindi nakikita ang pinsan. Dati-rati itong naghahatid ng pagkain niya sa kwarto. Nakakalabas lamang siya doon kapag dumarating si Adam. Nasaan si Darla? Tanong niya sa katulong na naghatid ng kanyang merienda ng hapong iyon. Nagtataka siya kung bakit hindi na siya pinupuntahan ng pinsan. Umalis, senyorita. Saan nagpunta? Hindi ko ho alam. Sino kasama? Mag-isa lang ho siya. Kailan pa siya umalis? Noong isang araw pa. Labis ang pagtataka niya. Ayaw naman niyang isiping nagpakalayo-layo ng pinsan dahil sa kabiguan nito kay Adam. Wala itong mapupuntahan. Sila lamang ang pamilya nito. Ang mama, umalis ho. Sa pagkakaalam ko, pumunta sa bayan. Sa pagkakarinig ko, magkikita sila ni Senyora Marta. Ang ina ni Adam ang tinutukoy nito. Ang papa, wala rin ho, senyorita. Hihintayin na lamang niya ang pagdating ng ina. Siguradong alam nito kung nasaan nagpunta si Darla. Ayaw niya siyang maging dahilan ng kabiguan ng pinsan. Subalit ano pang magagawa niya? Habang nagpapalipas ng mga oras sa kanyang kwarto, samut-sari ang kanyang naiisip. May mga sandaling iniisip niyang kanyang kinabukasan sa piling ni Adam. Kagaya ng ama, sugarol din ito. There was a tendency na darating ang araw na matatalo rin ito ng malaki sa pagsusugal. Posible ring ebenta o isang lanitong kanilang mga ari-arian. Napangiwi siya sa isiping iyon, subalit posibleng mangyari ang ganun. Mas mapapanatag siguro ang kalooban niya kung hindi na magsusugal si Adam. Magiging maligaya kaya siya sa piling nito? Nangako si Adam na paliligayahin siya nito. Kailangan ba niyang asahan yun? Magtatagal kaya ang kanilang pagsasama gayong hindi naman sila pinagbuklod ng pag-ibig? Dapat na ba niyang ihanda ang sarili sa nakatakda nilang paghihiwalay ng landas ni Adam? Pero kailangan bang yun kaagad ang kanyang isipin gayong hindi pa sila ikinakasal? Ilang araw na lang, haharap na sila sa pari. Iyon ang araw na tinatakan niya ng pula sa isipan. Nasa dibdib niya ang pagtutol sa nakatakda, ang pagiging Mrs. Adam Bustamante. Ang araw ng aking kamatayan. Sumunod na umaga pa sila nakita ng ina. Ito ang nagdala ng kanyang almusal. Pagkalapag ng ginang ng tray sa mesa, tinanong niya ito tungkol kay Darla. What about her, iha? Wala raw siya, umalis. Siya sa nagpunta? Sa Cebu, pero huwag kang mag-alala, she'll be back tomorrow. Nag-apply kasi siya doon ng trabaho. Baka nakakalimutan mong siyang yung maid of honor. Bakit dito sa ating bayan? She's considering that notion actually. Lamang isang German company na nagpadala sa kanya na sulat noon. Matagal na nga siyang hinihintay. Nitong huli lang siya nakapagdesisyon. Alam niya kung anong nagtulak sa pinsan para tanggapin ang tinutukoy na trabaho ng mama niya. Sana nga ay welcome pa siya doon, pahabol ng ginang. Pero bago siya umalis, tumawag muna siya. Lamang hindi niya nakausap mismo yung manager. Ganun pa man, umalis pa rin siya. Tapos sa pag-aaral si Darla, samantalang third year lamang sa kolehiyong naabot niya. Darating nga kaya bukas ang pinsan? Sa makalawa ng kasal nila ni Adam. Sa nakikita niya ngayon, wala nang hadlang sa pagharap nila ni Adam sa pari. Higit sa lahat, nakapagdesisyon na siyang pakasal sa lalaki. Masarap ang almusal niya, subalit hindi niya inmalasahan. Wala siyang panlasa. Aminado siyang epekto yun ang matinding pagtanggi ng pusong magpapakasal siya sa lalaking hindi niya mahal. Sa kaguluhan ng puso, mas nanaisin pa niyang maging kerida ni Kent kaysa maging asawa ni Adam. But she was already committed. Kailangan niyang iligtas ang kabuhayan ng pamilya.
Sabi nila ay ngayon uuwi si Darla, ang mama niyang naghatid sa kanya ng hapunan. Bakit hindi siya dumating, ma? Nag-aalala siya para sa pinsan. Baka kung anong isipin nitong gawin. Ang taong bigo ay madaling makapag-isip ng paraan para matakasan ang hapdi ng damdamin. Ngumiti si Senyora Delayda. Actually, katatawag lang niya. Kung hindi bukas, mismo sa araw ng kasalinyo ni Idam siya darating. Ibinalita niyang tanggap na siya sa trabaho. She doubted it. Mabuti naman kung ganon. Sige na, iha. Kumain ka na. Kumain na ba kayo? Iba naman ang interpretasyon niya ng ginang. Nanigurado lamang ang papa mo. Ayaw niyo muling mapahiya. Sana inauunawaan mo kami. Minabuti niya huwag nang umimik. Kumain siya. Minasda naman itong bawat subo niya. Hanggang ngayon, pilit pa rin niyang iniisip kung tama bang magalit siya sa ama. Kung dapat niya ba itong unawain. Magiging mabuting asawa sa'yo si Adam, iha. Isa rin siyang sugarol, ma. Walang maisagot ang ginang. Sige, maiwan na muna kita. Good night. Nang muling mapagsolo, napatitig siya sa nakabukas na bintana. Kadiliman ang nakikita niya. Ganun din kadilim ang mararanasan niya sa piling ni Adam. Sa ngayon, nakatutok ang isipan niya sa pagbawi nila kay Kurt. Kailangang makuha nilang kanyang anak. Ipaglalaban niya ang pagiging ina. Nagpakawala siya ng malalim na paghinga. Dalawang tulog na lang at ikakasal na siya. Sa ngayon, tanggap na niya ang katotohanan ng iyon. Wala na kasi siyang magagawa pa. Can't limho ko. Masyado namang unfair na lagi niya itong naiisip. Duda nga niya hindi siya sumasagi sa isipan nito. Malakas ang kanyang kutob na may kinalaman ito sa pagkabalik niya sa asyenda. Sa muling paghaharap nila ni Kent, magtutuo sila. Kukunin niya dito si Kurt. Walang pwedeng kumestiyon sa kakayahan niya para palakihin ang kanyang anak. Bisperas ng kasal nang muli siyang makalabas ng silid. Subalit liban kay Adam, alertong tauhan ng kanyang ama, hindi siya hinahayaang mag-isa. Kagaya ng kanyang inaasahan, hindi umuwi si Darla. Malakas din ang kanyang kutob na hindi ito darating bukas para saksihan ang kasal nila ng lalaking mahal nito. Araw din iyon ang kabiguan ng pinsan. Sa kanilang tahanan ng sentro ng kasiyahan ng gabing iyon, naroon ang pamilya ni Adam, ang mga malalapit na kaibigan, maging ang mga kaibigan ng pamilya nila. Lahat ng mga bisita pa'y nakiharapan niya ng maayos. Nasa tabi niya si Adam, masayang masaya. Pilit man, hinahayaan niyang nakapagkita ngiti sa kanyang mga labi. Eksaktong alas 12 ng hating gabi nang tapusin ang kasiyahan. Bukas ng alas 4 ng hapon ang seremonya ng kasal. It was the longest night of her life. Hindi alam ni Sarah kung anong oras na siya nakatulog. Nagihirap ang kalooban niya sa magaganap bukas kaya naman nang halikan siya ni Adam sa harap ng kanilang mga bisita ay nais niyang masuka. Ganun pa man ayaw naman niya itong hiyain sa harap ng mga bisita nila. Ayaw niyang lumikha ng gulo. Kahihiyan din kasi niya yun. Pero alam niyang he took advantage of the occasion. Nagising siya dakong alas 11 ng umaga. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakandado ang kanyang silid. Malayo na siyang makakalabas, subalit hindi siya lumabas. Sinundo siya doon ng ina para magtanghalian, pero nagpadala lamang siya doon ng pagkain. Hindi na rin siya naalarma nang malamang hindi pa dumarating si Darla. Bandang alauna na dumating naman ang mag-aayos sa kanya. Wala silang pakialam kung nagkakaguluman ang mga nasa ibaba. Hinayaan niya ang makeup artist na pagandahin siya. Tango lamang siya ng tango. Kung napansin man itong lungkot sa kanyang mga mata, hindi ito nagkomento. But from somewhere, may narinig siyang palaho ng sanggol. Bigla siyang kinabahan. Sanan niya sanyang nagme-makeup sa kanya na tumigil. Tinalasan niyang pandinig. Meron talagang umiiyak na sanggol. Unang pumasok sa isip niya si Kurt, nagmumula sa salang iyak na yon. Liban doon ay naririnig din niyang tila mga nagtatalo. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Lumabas siya ng silid, dumungaw sa barandilya. Walang nakaterang Sarah dito. Matigas ang tinig na yun ni Senyor Marco. Makakaalis ka na. Hindi namin kilalang hinahanap mo at hindi ka rin namin kilala. Hindi siya makapaniwala. Hindi naman siya nananaginip. Gising na gising siya. Si Kent ang tinataboy ng ama. Kilik nito si Kurt na umiiyak. Sina Kent at Kurt? Diyos ko! May bumangon tuwa sa kanyang dibdib. Namasa ang kanyang mga mata. Siguri alam ng anak ang presensya niya, lalo itong pumalahaw. Ang anak ko! Noon nagangat ng mukha si Kent, nagsalubong ang mga mata nila.
Mabilis ang kanyang kilos patakbong bumaba ng hagdan para makalgang anak. Carolina! Hindi niya alintan ang nangangalit na tinig ng papa niya. Pagkalapit sa mga ito, kinuha niya kay Kent ang anak. Kaagad namang tumahan si Kurt nang nasa mga bisig na niya. Pinupog niya ng halikang sanggol. Panay naman ang pagbalong ng kanyang luha. Hindi niya alam kung paano nakarating doon ang mag-ama. Ang mahalaga ay maligayang maligaya siya. Mahalaga ang aking sadya sa inyo. Si Kent ang nagsalitang iyon. May kinalaman ito sa malaking pagkakautang niyo sa bangko at sa mga Bustamante, partikular kay Edang Bustamante. Biglang natuon ang pansin ni Sarah sa lalaki. Hindi mo na problema yon at wala akong planong pag-usapan pa yon. Matigas na tura ni Senyor Marco. Mas makabubuti kung lisanin mo na itong asyenda hanggang nakakapagpigil pa ako. Natigagal siya. Alam niya kung anong kayang gawin ng kanyang papa. Dayo doon si Kent sa kanilang lugar. Sa isang salita naman ng ama niya, kawawa ito. Subalit hindi malang natinag ang lalaki. Hindi tamang gawin yung pambayad utang si Sarah. Anong pambayad utang ang sinasabi mo? At sinong Sarah tinutukoy mo? Tahimik lamang si Senyora Adelaida sa tabi ng asawa. Natigil ang pagtatrabaho ng mga naroon. Tensyonado ang lahat sa kalalabasan ng kaguluhang yon. Nahigit ni Sarah ang paghinga na magtagpo ang paningin nila ni Kent. Naroon ang katatagan sa mukha ng lalaki. Subalit hindi niya alam kung ano talagang pakay nito doon. Alam niyo ba kung sino majority stockholder ng Western Rural Bank? Sa pagkakaalam niya, sa bangkong iyon sila nagkautang. Subalit, ano naman ang pakialam nila kung sino man ang may-ari ng naturang bangko? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang bilis magbigay ng pera sa inyo ng WRB? Napapasok pa lang kayo ng pinto, nakahanda na ang pera. Wala akong panahon makipagkwentuhan sa'yo. Sorry ho, senyor. Pero planado ho ang lahat. Ang mga katunggali niyong sasabong at karera. Mga damis lang sila. Ibig sabihin, may naguutos para makipagpustahan sa inyo. What? Reaksyon ni Senyora Adelaida. Natigagal naman si Sarah. Sa pagkakataong iyon, natigilan si Senyor Marco. Sila yung mga sinsabi sa inyo ni Edang Bustamante na dayuhang sugarol na kunwari nang galing sa ibang lugar. Inuunti-unti nilang kayamanan mo. Si Edang bang tinutukoy mo, Kent? Abot-abot ang paghinga ni Sarah. Sino naman ang tinutukoy mong may kontrol ng WRB? Pahabol pa niyang tanong. Si Ronald Bustamante. Sila ang may kontrol sa WRB. Hindi ba't si Adam din ang nagdala sa inyo sa bangko para makautang ng perang ipansugal? Tuluyan ng hindi nakaimik sa Senyor Marco. Liban pa doon ang mga inutang niyo sa kanya. Sa pagkakaalam ko, noon pa siya naliligaw kay Sarah. Kaya lang ay walang gusto sa kanyang inyong anak. Malinaw na sa kanya ang lahat. Ginipit ni Adam ang kanyang papa para mapilitan itong ipakasal sa dito. Talaga nga palang nagsugal ng gusto ang lalaki. I have all the evidence. May kinuhang envelope si Kent sa dalang bag. I can simply barge in here accusing those filthy bastards. Ipinasa nito yon kay Senyor Marco. Alumpihit na binuksan niyo ng matandang lalaki. Binasa ang mga dokumentong naroon, ang mga pangalan ng damis ng mga Bustamante na nakalaban sa sabong at karera'y naroon, pati ang mga addresses. Ang papeles na pagpapatunay ng mga Bustamante nga ang may kontrol sa Western Rural Bank. Ang mga perang hiniram ng matanda sa bangko, kung magkano at kung kailan ay naroon din. Paano mo nalaman ng mga to? Mahina ang boses na yun ni Senyor Marco, pero nakakuyam ang mga kamao. Mababa na ang ngayon ang galit sa mukha nito. Nag-imbestiga ako. Ginamit ko rin ang aking impluensya. Lahat ng kanilang damis ay nakausap ko mismo. Ipinagtapat din nila sa akin ng mga pinupustahan yung kabayo at manok ay drug expose. Shit! Now I have a business proposition to you, senyor. Biglang nasabi ni Kent. Malinaw talagang may utang kayo sa WRB at sa mga Bustamante. What is it? Babayaran yung inyong utang sa WRB at sa mga Bustamante. Kent, wala kaming ipapambayad. Biglang sabat ni Sarah. Naglulukuhan ba sila? O iniinsulto nitong kalagayan nila? Manggagaling sa akin ng pera. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napangangan naman si Senyora Adelaida. Samantalang, malayo nang nararating ng isipan ni Senyor Marco. Kent, we're talking millions here. I came prepared, Sarah. Ngumiti ang lalaki, may katiyakan sa sinasabi. Ipapahiram ko yun sa inyo, sa kondisyong walang mangyayaring kasalan ngayon. Siyempre, may iba ka pang dahilan.
Nagsalita si Senyora Delayda. Hindi ka tutungo dito para lang huwag matuli ang kasal nila Carolina at Idam. Gusto ko lang linawin na hindi ko minamalit ang inyong pamilya. Mas mainam kung tanggapin na lang natin ang katotohanan. Lahat naman tayo mayroong ups and downs. Natunang kanilang pansin kay Senyor Marco na napaupo sa sofa. Bagsak ang mga balikat, makikita sa mukha nitong pinaghalong kabiguan at galit. Liban sa kaligayahan ni Sarah ang nakataya. Nakataya rin ditong kaligayahan namin ng anak ko. Senyora, senyor, formal kong hihingin sa inyong kamay ng inyong anak. Kent, you're married. Si Senyora Delayda ang nagsatinig nun. Alam yun ang lahat, hindi ka na pwedeng magpakasal pa. Yun ay kung plano mong gawing kerida ang aming anak. I was married. 10 days na ho akong divorce sa aking napangasawa. Nakasal lamang ako kay Diana. Dahil sa aking mga magulang, hindi ko siya mahal. Antindi ng tambol ng dibdib ni Sarah nang muli siya nangitian ni Kent. Sinasabi mo bang akong mahal mo? Subalit hindi niya na isatinig iyon sa pag-apo na kaligayahan sa kanyang puso. Kent, lumapit to sa kanya. Una nitong hinalikan ang kilik niyang sanggol. Sumunod nun, siya naman ang masuyo nitong hinalikan. Nangatog naman ang mga tuhod niya. Ang eksena namang iyon ang nagpasukan ni Adam. Anong ibig sabihin nito? Malalaki ang hakbang na lalaki palapit sa kanila. Masama ang tingin pinukul nito kay Kent. Anong ginagawa mo dito? Ang sumunod na pangyayaring hindi nila inaasahan. Tumayo sa Senyor Marco at binigyan na suntok si Adam. Ikinabagsak nito sa sahig. Walang hiya ka! Mandarambong! Ako pang kinalaban mo? Umalis ka dito sa pamamahay ko. Walang mangyayaring kasalan. Magkikita tayo sa korte. Meron akong katibayan na magpapawalang bisa sa obligasyon ko sa inyo. Hindi mo alam kung sinong tinatakot mo. Nakatayo na si Adam. Sisiguraduhin kong matutulog kayo sa kalsada, 10 ng pamilya mo. Tumingin ito kay Sarah. And you, hindi lang ikaw ang babae sa mundo. Kung bigla man itong sumulpot doon, ganun din kabilis itong naglaho. Sa pagkakataong iyon, bumangon ang paghanga at respeto ni Sarah sa ama. Napatingin siya sa anak na uminato. Kasunod nun ng paghikab. Napatingin siya sa ina, tinanguan siya nito. Nakita nitong paghikab ng apo. Kent, dito lang muna ako. Iniwan niyang tatlo doon sa sala. Habang papanhik tungo sa silid niya, pakaramdam niya'y lumalakad siya sa alapaap. Hiwalay na sina Kent at Diana. Ngayon iniyayaya siya nitong pakasal. Hindi niya inaasahan ang gayong kagandang balita. Hindi man lang niya naisip na maghihiwalay ang mag-asawa. Sorry, tura niya sa makeup artist na nasaksihan at narinig ang nangyaring kaguluhan. Huwag ka mag-alala, ikaw ang mag-aayos sa akin kapag muling naitakda ang aking kasal. Umalis na ito. Tulog na si Kurt nang may kumatok. Si Kent ang napagbuksan niya ng pinto. Pagkapasok nito, kagayat siya nitong ikinulong sa mga matitipunong braso at marubdob na hinilikan. Akala ko, kusa mo kaming iniwan. Marahan siyang umiling. Nalaman ko lang yun nung puntahan ako ni Darla. Si Darla? Kinuwento niya sa akin ng lahat. Katunayan nga siyang nagbigay sa akin ng mga listahan ng mga damis ni Ida. Hindi ko alam kung paano niya nakuha yun. Basta kaagad akong kumilos. Nagkaroon ng relasyon si Ida at Darla. Nakita siguro itong ilang mga papeles na katusuhan ng lalaki. Lamang hindi yung sinabi sa papa niya. Naisip nitong hindi yung paniniwalaan ng kanyang ama. Nasaan na si Darla? Nasa Cebu. Concern siya sa'yo. Ang ipinakiusap niya sa akin, huwag daw kitang paiiyakin. Pangako ko naman sa kanya, bubusugin kita ng aking pagmamahal. Akala ko ikaw ang nagturo sa akin kina papa. Si Diana, pinasubaybayan pala niya tayo. Tinig kayo ni Kurt sa pagsasama namin. Batid niyang wala akong pagmamahal sa kanya. Na nagkatuluyan lang kami dahil sa aking mga magulang. Naisip niya ang maroon na kotse. Walang dudang yun ang inutusan ni Diana para subaybayan sila. Pero nagtaka siya kung paanong nalaman ng babae ang tunay niyang pagkatao. Nabasa naman ni Kent ang katanungang nandun sa isip niya. Noon pa man, she had already made a wild guess. Base sa mga kilos at galaw mo, noon dumating siya galing Amerika, the day one move out from your house, she made up her mind na hindi ka basta-bastang tao. Natandaan niyang pangyayaring yun, kasunod nun ay sinadya niya si Diana. Hinihingi ito sa kanya si Kurt, kaya pala hindi ito nangahas na bilin sa kanyang anak dahil kilala na pala na siya ito. Nung araw ding iyon, dumating ang grupo ni Alfredo. Masunurin ka palang anak. Bagkus inasabi niya, kahit papano alam niyang hindi likas na masama ang babae. Hindi ito nangahas na saktan sila ng bata.
Nagbaka sakali akong matutunan ko rin siyang mahalin pagdating ng araw. Subalit ilang buwan pa lang kami nagsasama, positibo akong hindi ko talaga siya magawang mahalin. Bakit? Dahil sa'yo, nang makita kitang malaki ang tiyan na nasa sa'yong sinapupunan ng aking anak, na paguro kong ikaw talagang mahal ko. Talaga? But I have a confession to make. Nung may mamagitan sa atin, lagi na kitang naiisip. Alam ko naman kung saan ka pupuntahan, kaya lang ay committed na ako kay Diana. Ako mismo naglagay ng tulay para muli tayong magkita. Naiintindihan niya ito, nagkausap kami ng papa mo tungkol sa isasampan niyang demanda. Laban sa mga Bustamante. May laban, katunayan nga, dinala ko sa isang safe na lugar ang mga damis na testigo laban sa kanila. Nanigurado ka na pala? Hindi na ako bago sa ganyang kalakaran, sweetheart. Bukas na bukas din ay pakakasal tayo sa huwes. Sa tingin ko, wala akong magiging problema sa parents mo. Ang kasal natin bukas ay pambawi sa hindi pagkatuloy ng kasal ninyo ngayon ni Adam. Good thinking. Ikinawit ni Kent ang mga kamay sa bewang niya. Then he started pulling her closer to him. Kasunod nun, inangkinitong kanyang mga labi. Bago ka pa man umalis, kinausap ko na si Diana ang idideborsyo ko siya. Pagkawala mo, nagtungo kami sa Amerika. Sa totoo lang, galit ako sa'yo. Gusto mong bumawi? Talagang parurusahan kita. Hindi Sarah Carbonell ang totoo kong pangalan. Sarah o Carolina, who cares? Basta ikaw pa rin yun. Isa pa, hindi lang akong pinaniwala mo. Kundi ang mga naging kaibigan mo. Noon niya naalala si Liberty, ang mabait niyang kaibigan. Pero alam niyang maintindihan siya nito. Inihiga siya ni Kent sa sahig. Hindi sila po pwede sa kama dahil natutulog doon si Kurt. Ang sumunod, pareho nilang hinarap ang isa't isa sa matinding pangangailangan. Habang magkahupong ang katawan, napagkasunduan nilang doon na rin pabinyagan si Kurt. Samantalang tuluyang nakawala sa pagkakautang ama ni Sarah mula sa pamilya Bustamante, na ipanalo nilang kaso sa korte. Nangako naman ang ama ni Sarah na hindi na niya uulitin pa ang magsugal at itutuon na lang ang oras at panahon niya sa kanilang pamilya. Gayunpaman, nagawa pang pagtangkaan ni Adam ang buhay ni Sarah. Pero sa tulong ni Kent, nailigtas niya si Sarah at nagawang maipakulong si Adam. Matapos ang isang taong kasal ni Sarah at Kent, tatlong supling ang pinanganak ni Sarah, dalawang babae at isang lalaki. Pinangalan nila itong Cielo, ang panganay sa tatlo, si Crystal ang pangalawa at ang bunsoy si Caspian. Wala na ngang mahihiling pa si Sarah kung hindi ang sana bigyan pa sila ni Kent ng mahabang buhay para masundan ang paglaki ng apat nilang anak. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.